This is Papa Jack's True Love Conversations Nationwide. Sa inyong mga dalabitan, papaimbulog na naman ang inyong fafa, mga kaibigan. A few hours or maybe after midnight, magkakasama pa rin tayo, I'm sure, ngayong gabi ng Wednesday hanggang mag-umaga ng Thursday. Good evening po sa lahat na nakaantabay. Welcome to me and welcome to you. Ako ba ang tagapagtanggol ng mga nagpapaapi, inapi at mga maapi pang mga pem-pem? Ako po yun. Yung mga naniniwalang sana makakahabol o sana makahabol ka ayan, na magka-love life bago Christmas. Wow, minsan dyan ka na mapahamak eh. Makasunod lang sa uso. Kaya mo na, kung wala talaga, wala talaga. Eh pagkatapos naman ng ano ng Pasko at bagong taon may Valentine's Day naman. Malay mo doon ka makahabol. Ako na lang muna ang inyong papa. Ako si... Teka lang kayo. Yan, si... Yan. TLC. True Love Conversations. TLC. Di ba nga, sumumpa ka na, na kahit kailan, tapos na sa inyo ang lahat. Ilang beses ka niloko, pinaiyak. Nangako na yun sa'yo ng ilang ulit at ilang ulit na rin niyang naipako yung pangako niya. Paulit-ulit na lang. Lagi na lang ikaw umiiyak. Lagi na lang biktima. Pero bakit ganun? Kahit alam mo na po pwedeng sama ng loob, pag-iyak, at perwisyo na naman ang handog niya sa buhay mo, gagawa ka ng dahilan na o ng katwiran sa mga tao magtataka at magtataas ng kilay sa'yo. Mabalikan lang siya. Halimbawa, magpapasko. In the spirit of Christmas, mahalin mo magbago. Mahalin mo nga naman. Di ba? Mahalin mo, this Christmas will serve a lesson to that person that he or she will carry on with it all his or her life. Pero paano pag hindi? Paano pag gusto lang niya ng kapiling ngayong Pasko kahit hindi niya mahal at ikaw yun? Pero ulit lang din pala siya. Well, you'll never know. And you will never find out unless you try it again. Pero minsan, ate, kuya, minsan, i-try mo rin magbilang. Kasi, sa relasyon na yan, hindi lang naman damdamin niya ang dapat sinasaalang-alang. Hindi lang naman. Dahil kaya magpatawad, ibibigay mo dahil may humingi ng tawad. Well, it's actually nice to forgive. But sometimes, you have to learn the lesson. Yes, you do. The hour of 9 o'clock Wednesday ng gabi, December 16, mga kaibigan, 2015. Hope you guys are ready for a few hours of talk. Pamilyar ba? Nakita ko lang sa Facebook kanina yung mga clip. talk. About laban ba? Ay, naka mga kaibigan. Saying hi to all the people, mga kaibigan, tune in right now sa buong kapuluan. Maligayang body po sa inyo lahat. Kamusta kayo? I hope you guys will enjoy what I prepared for you tonight. And as a matter of fact, mga kaibigan, I did not prepare anything. Ang tawag dyan ay talk. Yeah. Antayin ko kayo ha, okay, malis. Ay, naka mga kaibigan. Ano ba ito nagaganap sa atin? In fairness ha, oo ha, nakakasigla ng karir ko to mga kaibigan. Hindi, nakaka-threaten ng karir ko to. Kasi diba ha, hindi na lang basta pag-ibig ang problema ng Pinoy ngayon.
Di ba? Oh, yung kasunod na leader na natin. At magandang bagay yan. We are now more aware. Yee! Ay, nako. Ah, Avery to 6171-1800-10-100-5683. Ah, maligayang bati po sa lahat ng mga pauwi ng kanilang bahay-bahay, lalo na yung mga nilalang mga kaibigan na pak, walang pasok ngayon, no? Kung kailan man ang ulan. Pero kasi na, di ba? Ano yan eh, kumbaga pahinga because of sobrang pagod at o pagod at puyat because of what happened kahapon. Grabe yung ano ha, yung na-traffic na ano mga kaibigan, trending kahapon, di ba? Oo. Naniwala tayo ulit na may forever sa EDSA. Oo. At marami tayong mga kababayan na naipit sa EDSA. Nagtatanong, bakit na yung mga orange barrier dyan sa EDSA? Wala palang laman na pabigat. Ano, hinangin, ano? Oh. Actually, kaya hollow yun eh. Kaya hollow yun kasi you put something inside, liquid. Kaya lang, kasakatagalan isang butas na yun eh. Oo. Hindi ko alam. Kasama rin sa nag-cause ng traffic, ano? Sana, ano, no? Sana panawagan, ano? Hindi ko alam kung nabibigyan daan to sa pamunuan ng MDA, no? Sana, ano, sana, malibawa, ito, naging, although talagang mabigat yung dalang traffic ko kahapon dahil sa, ano, baha. Alam mo, mga kaibigan, kahit saan naman, no, talagang bibigat yung dalang traffic ko. Kaya lang, the next time, isulat na natin, di ba? Pag may ulan, ganyan po. At, malakas na hangin, o di kaya, ano, pwede lumutang yung mga yan, kasama na siya, i-checklist next time. Di ba? Kung hindi pa, kung kasama na, di at least magawa na next time. All for the improvement of our nation. Mabuhay ako, Diyos. Diba? Nagkasa Diyos lang eh. Diba? Well, I'm sure naman mga kaibigan, ano, sa abot na makakaya, ang mga kagawad ng MDA kahapon, ginawa naman yung part nila. Diba? O, mas maging handa sana tayo. No? Nakaka-wrinkles yung mga ano, mababasa mo sa ano, ano sa timeline mo sa Facebook, no? And ako, kayo ba, do you agree with me that more often than not, mga kaibigan, if Facebook is a place, a very lonely and weird place to be in, but we prefer to be in Facebook no matter what, no? Anong kahulugan? Hindi ko na-gets English. Mga kaibigan, caller number one, si Anna ng Caloocan, nasa kabilang line na. Paantayin ko muna siya 2 days. Joke lang to naman. Hello? Hello, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Anna. Ako ay nagagalak. Kinakabahan ka? Kinakabahan po ako. Oh, ba't ka kinakabahan? First time ko po kasi. Ate, yung radyo, patayin mo na. Ano po kasi yun sa malayo naman po ako kasi nag-overtime po yung mga kasamahan ko. Pakihinaan po. Hindi naman po natin titiisan yun namin kasi kung ganyan, di tawag na lang kayo ano kapag hindi na kayo nag-overtime. Diyos. Pakihano na. Pakihano na po kasi nag-feedback po tayo. Ah, teka lang po ah. Wait lang. Teka lang po. Nakinakain na yung radio. Ah, kinakain na. Ay, narinig niyo ba yun? Ano mo kape? Anong ginawa niya? Mukha sinampalan niya mga kasama niya. Hala, sinampal niya. Okay na po. Ha? Okay na po. Ma'am? Ma'am, mayroon. Okay na po. Pinatay ko na po. Sigurado ka? Narinig ko kaya? Eh, tao po yun. Ha? Tao po. Ay, nagsasalita. Talaga? Huh? Opo. Pwede, wow. Ana? Po. Merry Christmas. Same to you po. Parang lukot mo naman. Binati mo nga ako parang ano, parang nag-condolence sa akin. Hindi naman po. Bakit? Malungkot ba Pasko mo? Okay lang po. Hindi naman gaano masaya, hindi rin gaano malungkot. Ah, ang tawag dyan ay ano lang, sakto lang, steady lang, plain lang yun. Opo. Tamang plain, gano'n. First time po talaga, Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Maniwala ka na? Ano to, guni-guni? Sige. Oh, God. Oh, God. Totoo ba to?
Ganyan yung nanay ko pag nakakaluwag-luwag kami, ganyan magsalita. Oh God. Hindi ako makapaniwala na kapasok ako eh. First time ko talaga. Ana, 26 ka na, taga Caloocan. Ano ang trabaho ni Ana? Sa factory po ako. Ano ang ginagawa niya sa factory? T-shirt? Apo. Sabi ko na eh. Caloocan ka, di ba? Apo. Teka lang. Kung tama ako, kasi alam ko yung mga factor ng t-shirt. Eh. Kung tama lang, malapit ka ba sa Chinese Temple? Medyo po. Sabi ko na eh. Sa Fifth Avenue? Yes. Tama? Opo. Yung dulong daan ninyo dyan, yung dire-diretso yun, yung bigasang bayan nakalagay? Ba't niya po alam? Ikaw alam, wala alam. Sabi ko na, taga-dyan ka pala. Okay, anong ano, may asawa ka na ba? Married ka ba? Ano? May anak? Hindi po ako. May ano po ako, may partner, pero hindi po kami kasal. Parang asawa na rin kung nagkasama kayo sa buhay, no? Live-in lang po, opo. Ganun na rin yan. Ganun pa rin naman yung commitment na kailangan ibigay kahit live-in lang kayo. Tama ba? Opo. Anyway, sad eh. Ana? Po. May anak na kayo? Meron po, dalawa. Dalawa. Ilan taon yung panganay mo? Ano po, 7, tapos yung pangalawa, 4. Buntis ka ba ngayon? Kinakabahan po talaga ako. Buntis ka ba ngayon? Ay, hindi po naman. Hindi. Wala pang pangatlo? Ay, hindi na po. Tama na po yung dalawa. Tama na yung dalawa? O, dalawang anak po, kasi mahirap po yung buhay. Oh, ganun? Po. Oh, o sige. E kayo po, ilan na po anak niyo? Ano, may isang tao akong anak, babae. At merong apat na aso. Ano po? Hindi kasi ganito, ano, yung anak ko, yung si Klongklong, isa, panganay yon, yung apat na kasunod. Ha? Ewan ko sa'yo, ang gulo natin. Hayaan mo na. Basta lima sila, apat yung hindi tao, aso yung apat. Bad ka, Papa Jack, bad ka. Paano naging bad? Eh, aso nga yung apat nga na parang anak ang turing ko. Ah, ganun. Okay. Hirap kausap yung nanay mo. Ganyan ba? Ako ba'y naging bad? Eh kasi sabi niya po kasi apat ang kasunod. Nagulat naman po ako, apat ang kasunod. Apat nga na aso! Okay. Okay po. Anong gusto mo gawin kung anak yung mga elepante? Ano ba? Ano po ba yan? Anong klaseng aso po? Basta matatalino. Yung panganing aso namin, malapit nang kumuha ng astronomy na course. Yung pangalawa, ano, geology. Yung pangatlo, ang kukunin niyang course ay ano, mechanical engineering. Ayan. Galing ah. Oh. In wow. Gear mechanics specialization. Walang ganong course. Nag-invent po. yung huli, magiging philanthropo yun. Di nga po, ilan na po ba talaga anak niyo? Isang, may anak ako sa pagkabinata, isa. Ah. May apat kaming aso ng asawa ko ngayon. Ang gulo mo nga, ano ba? Teka lang! Parang ako ba yung caller dito? Ba't ako ina-interview mo? Ala! Ikaw yung caller, di ba? Sorry po. Di kasi, ano lang po talaga ako, tinatanong ko lang po. Sige. Kasi idol ko po kasi kayo eh. Kaya tinatanong ko po. Maraming salamat, pero idol ko rin ako. Okay. Ako talaga, idol ko rin sarili ko eh. Ano bang dahilan ng pagtawag ni ano, Ana? May ano lang po sana ako, may hingi na payo sa inyo po, kung pwede po. Kung okay lang po sa inyo. Hindi okay. Wala mo sa mood. Ano? Ako. Minsan gusto ko rin mawala sa mood. Tawad din ako. Diyos. May attitude. Wala akong attitude, ha? Naku, marami nang nawalan ng karir sa ugali. Marami niyan yung may talent naman, walang karir kasi may attitude. Mabait pala ako. Alam mo, Ana, God bless you. Mabait niyan. Bapo niya po pala talaga. Oh, yan. Nakita ko po yung ano niya sa Facebook po. Bapo niya pa talaga. Alam mo, huwag niyong paniniwalang gaano ang Facebook, ha? Oo, ang totoo niyan, mga kaibigan,
madalas sa Facebook na 360 ang mga yan. May bago ang kasabihan sa amin, di ba? Ang babaeng maganda. Hindi naman. Na 360 ang mukha eh. Ayun po, hindi naman po. Na-photoshop ako. Ah, okay. Teka nga muna. Ikaw ang topic dito, ba't ka ba tumawag sa akin? Eh, kasi po. Ha? Ano? Oh. Eh, kasi yung cellphone mo, ilayo mo sa'yo. Nagkakaroon ng ano, static. Kinemper 2, ano? Hindi ko alam basta. Static kinemper 2. Okay. Eh kasi, pwede na po magsimula. Oo, dapat nga kanina pa yun. Mga 2:30 ng hapon. Okay na, okay. Eh kasi po, meron po akong ano. An-an. Eh, nakawinto ko namin po kanina, di ba? Oo. Meron na po akong anak, dalawa. Okay. Meron din po akong ka-live-in. Hmm. Apo. Gano'ng katagal na kayo magka-live-in? Na 9 years na po. Ah, okay. Mm. Asawa na yan. Huwag mong tawagin kalibin. Alam kong kalibin para asawa yan. Yan po. Okay. Tapos ano po, palagi po kami nag-aaway. Oo. Oh. Tapos, kasi po, na ganoon po siya, nag-iinom. Okay. Ano bang trabaho niya? Ano din po, katrabaho ko rin po siya. Ah, dyan sa factory? Po. Tuwing kailan siya nag-iinom? Palagi po. Mga, tuwing kailan, hindi? Pagka tapos po ng overtime. Ala, araw-araw? Hindi, sa mga isang linggo mo. Sa isang linggo, mga apat na beses, ganun. Paano ba yung... Di ba yung medyo, naiipit na... Manaipit ng pinto? Ati mo maingay dyan? Wala na po, umalis na po. Oh, ibig sabihin natin, kada ano mag-out ng work, nagiinom. Opo, sino mga kainuman yung mga katrabaho nyo rin? Opo. Kasi po, ano po kami, stay in po. Ah. Ah, ilang bote ang iniinom niya? Ano po? Marami po. Mga ilan? Loko, more than 2 is many. Ilan nga? Depende po kasi pagka ano po eh. Depende po sa alak. Ah, ganoon. Pag med, yung ano, yung may leeg. Alam niyo po yung may leeg. Ewan ko, basta nung nag-diet ako, nagka-leeg ako. Yung long neck po, ganoon. Ah, okay. So, teka lang ano, ano ang ayaw mo sa pag-iinom niya, mga kaya? Kasi mga kaibigan, alam ko naman na ano na hindi naman welcome idea ang palapalagi ang pag-iinom. Kaya lang, ang punto ko dito, Ana, ano ang nakakaapektuhan pag umiinom siya? Ano po? Ano po? Kasi po, ano eh, ano po siya, parang nagsasalita po ng masasakit. Kapag nag-aaway kayo? Ay, pag nakainom siya? Hindi. Opo, ganun po. Hindi ko naman po siya inaaway. Siya lang po. Anong mga salita sinasabi niyo na masakit sa'yo? Malandi daw po ako. Kapag nakainom siya? Apo. Bakit niyo nasasabi yun? Anong daanong basihan niya? Hindi ko po alam sa kanya. Anong number niya, tanongin ko? Please, ate, alam mo yan kung bakit niya sinasabi yan. Merong dahilan to. Apo. Oo, bakit niya nasabi yan? May nagawa ka ba? Mayroon ba siyang basihan? Mayroon ba siyang pruweba? May pinanggagalingan ba yung bintang niya? Mayroon ba siya pinagdududahan sa katrabaho ninyo? Hindi naman po. Yun sa dati lang po. Yun sa mga Facebook, ganyan. Ah, nahuli ka niya? Hindi naman po nahuli kasi alam naman po talaga niya na ano, yun, ka-chat lang po. Kasi, ah, may ka-chat ka dati? Po. Sino yung kachat mo? Bakit may anong dahilan bakit may kachat ka? Wala lang po, parang pastime lang po 'yan. Eh ano nga pinag-uusapan niyo yung kachat mo? Ano, landian ba yun sa Facebook? Parang ganyan. Oh, di malandi ka nga. Ano masakit doon? Sira ulo ka pala eh. Sila mga ka na malandi, eh. May kalandian ka sa Facebook. Eh anong tawag mo sa iyo? Gago. Eh kasi nga po, ano nga po eh. Yun pong ginagawa niya nga po sa akin ah.
Ganyan po. Parang hindi niya po ako nire-respeto. Ate, kasi nga may pinanggagalingan. Yun ang tinatanong ko dito eh. May pinanggagalingan yung sinabi niya. Diba? Naintindihan mo? Kailan ka niya nahuli? Hindi naman niya nga po ako nahuli. O, kailan niya? Hindi niya po ako na... Pero alam niya na may... I'm sure may duda siya na may kausap kong iba, tama? Hindi nga po ako nahuli dahil nga po alam nga po niya yon. So, pinapayagan ka niya may kachat na iba? Opo. Kasi parang ano lang naman po yun eh, libangan lang. Ate, wag natin sabihin libangan lang, ano? Kasi katarantaduhan yan, ano? Oo, kasi basta nakipag-flirt ka sa iba, ate, hindi pwedeng libangan lang yan. Diba? Ang lahat ng bisyo nag-uumpisa sa pa-konti-konting tikim, ano? At yun ang ginawa mo. May asawa ka, may kalipin ka na, meron kang kaharutang iba, di, tapos sinabihan ka malandi, magagalit ka. Ang tawag sa'yo? Kailan yan? Kailan ka huli nakipag-usap sa Facebook? Ano po? Kailan huling kinausap yung ka-Facebook mo? Matagal. Ay, ano po, medyo matagal na po. Kailan yun? Ano po? Kailan yun? Ano ba ito kausap ko? Parang naglalaban dami. Ano? Hindi nakafoke. Kailan yun? Kasi na po yung cellphone ko. Kaya mga isang buwan na po. Ganon. Paano yung cellphone mo? Nabasag. Bakit nabasag? Nalaglag. Ah, nalaglag. Ako. So, ibig sabihin nito kung hindi nalaglag, may kausap ka pa ng ibang lalaki. Eh, kasi po, ano lang naman po yan eh. Parang libangan ko lang naman kahit po na, yun eh. Kahit na, mali. Hindi naman po. Ate, mali yun. May kalandiyan kang iba. Pag sinabi hindi ko kasi po. Ala, ganito. Ano, wait lang. Makinig ka, ano. Alright. Ako. Pag sinabi ko sa iyo na oo, tama, oo, may point ka, libangan lang 'yon, 'di ba? Magiging mali na 'tong usapan natin. Huwag na ako mag-show, mag-resign na ako dito. Hindi po kasi. Asawa kang tao, may kausap ka ibang lalaki, kaharutan mo. Kailan naging tama 'yan? Oo nga po. Oh. Kaso lang po, hindi naman po siguro akong magaganito kung hindi po dahil sa kanya, dahil po lagi po niyang pinaparamdam sa akin na wala akong kwenta, ganun po. Ano niya pinaparamdam sa'yo wala akong kwenta? Eh kasi nga po, sinasabihan niya po ako, hindi daw po ako marunong mag, ano, sa bahay. Lahat po, parang mali po ako. Okay. Kaya nga po, hindi ka lang. Po nga po, hindi kung hindi ka nga lang. Po ako dahil sa mga bata, di nag-iwalay na sana. Hindi ka raw marunong sa bahay. Tapos, oh, teka hindi lang. Daw po ako malaga. Isa-isayin natin. Oh, may katotohanan ba sa sinasabi niya? Hindi po. Maalaga ka ba sa kanya? Sa kanya hindi po. O pala naman, edi tama pala siya. Kasi may namasama, alam mo, pag sinabihan ka ng asawa mo ng ganyan, imbis na sa mga loob mo, kasi mag-asawa kayo eh. Kahit sabihin mo na hindi kayo kasalat, mag-asawa kayo. Diba? Ginagawa nyo kanong ginagawa ng mag-asawa, obligasyon isang totoong asawa. Walang pinagkaiba yan. Pareho lang yung commitment mo ate sa bagay na yan, ate, kasal kayo o hindi. Yun ang pananaw ko ha, kasi naandiyan kayo sa buhay na yan, magkasama kayo sa buhay eh. Ngayon, ate, sinabihan ka niya na hindi ka marunong sa bahay. Di ba, hindi ka pa alaga? Tinanong kita, bakit? Hindi ba talaga? O, hindi ako maalaga sa kanya. Eh, totoo naman pala eh. Hindi sa mga ano naman po, sa bata o sa mga ano. Ako po ang nag-aasikaso. Eh, bakit sa kanya ayaw mo? Kaya pala sinasabihan ka niya. Eh, kasi nga po, lasinggero nga po siya. Kaya po nakakainis alagaan pag ganun. O, andun na tayo, lasinggero, ate. O, naging tama ka ba nung nakipaglandian kasi ibang lalaki? Eh, kalagawan nga niya po eh, dahil kaya nga po hindi po dahil sa kanya, hindi po ako magganito. Alam mo, ganito ano, Ana, ang gusto mo kasing ano, mangyari dito, gusto mo ate na maintindihan kita na nakipag-flirt ka sa iba dahil meron kang ayaw sa asawa mo. Yun yung po, naintindihan kita ate, pero paano mo na gawang masolusyonan yung problema nyo sa pakikipagkwentuhan sa iba? Parang ano lang po, pahingahan po. Yung may maikwento ka po sa problem. Ay, yung may, parang may mahingahan po. Ganon. Ay, naku ate, mali ang ginagawa mo. Gusto mong pangatawanan eh. Richard, kurin mo yung blade ko doon. Tsaka yung ano, samurai. Nagpapatikalkal ako dito. Anak lang to ako ah. Ate, naintindihan kita. Naintindihan ko yung point mo, ano.
Pero normal sa mag-asawa, hati, may mga bagay tayong ayaw sa bawat isa. Mag-aaway at mag-aaway kayo bilang mag-asawa. Kasi nasa iisang trabaho kayo, nasa iisang bahay kayo. Hindi na po kasi ako masaya eh. O yun yun, ate. Hindi ka na masaya. So, wag mo nang ibintang pa sa kanya. May point ka naman talaga, ate. Pero wag mo nang ibintang pa sa kanya, ate. Di ba? Kung bakit kung mag-iwalay, maka mag-iwalay kayo. Hindi na yung... Alam mo, ito, ano, di ko alam mga kaibigan, panuntunan ko talaga ito, gusto nga i-post ngayong gabi ito, ma-i-post nga ito. Sa isang sitwasyon natin, pag tama ka na, wag mo nang hayaan pa na ikaw yung maging mali. Tama? Ito, pakinggan mo, isipin mo ito, halimbawa, sa kwento mo sa akin, wala yung part na meron kang kinausap na ibang lalaki o naka, di ba, naka-flirt na ibang lalaki sa online. Halimbawa, wala yung issue na yon, 'di ba? At ang kwento lang na ito, ate, ay tungkol sa mga reklamo mo sa kanya. O, di ka man tama, tama? Maintindihan kita, maling-mali siya. Eh, gumawa ka ng kalokohan mo, di mali ka na rin, gunggong. Sakit naman. Anak na, kunin mo yung combat shot ko, chan, sasampal ko lang. Ha? Ha? Eh, kasi nga Soto po Street, yun. Soto Street, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City, aantayin kita. sorry. Ano yan? Eh? Ano? Gulo mo? Ano? Ayun po. Ayun nga po ang ano ko po sa kanya. Kaya nga po, naguguluhan po ako ano pong dapat. Okay, ganito gagawin natin, no? Okay, ano, ganito gawin natin. Kung hindi ka na masaya sa kanya, walang pipilit sa'yo niyan. Hindi ka pwedeng pilitin ng kahit sino kung hindi ka na happy. Buhay mo yan eh. Diba? Kaso lang po yung mga bata nga po. Oh, ano meron? Eh, ayoko pong mapariwara. Ganyan po. Hindi naman, ibig sabihin kaya natin, pag nag-ano kayo, nag-decide kayo mag-asawa, na ano, na itama, o kaya, ano mo yan, hanapin yung kaligayahan nyo kung ang kaligayahan nyo ba ay magkasama o hindi. It doesn't mean automatically makapariwara sila. Ang punto ko dito, Ana, kung kaya niyo itong i-save, ano? Kasi mayroon kang ayaw sa asawa mo. Diba? Maliwanag kung anong ayaw mo sa kanya, tama? Imbis na kausapin mo siya, mag-focus ka sa kanya, maliwanag naman yung hinihiling niya sa iyo, eh. Hindi mo ako inaasikaso. Maliwanag ato yung hinihingi niya at ayaw mong ibigay. Ayaw mong ibigay. May dahilan ka, ate. Ayaw kong ibigay kasi bad trip kang alagaan, eh. Eh ano na pala mo? Anong ginawa mo? Sa ibang lalaki ka nagbigay ng amor mo, ate. O di, ano pinagkaiba mo sa kanya? Pareho lang. Dapat kung ganyan natin ang problema kayo mag-asawa, dapat yung goal ninyo, masolve yan ng magkasama. Pero po, ano po, isa pa po, sa pagdating po sa pera, hindi niya po ako binibigyan ng anak pala, siya pong gumagastos lang. Eh naman pala. O di, ibig sabihin ito, ate, mag-iwalay man kayo, wala maiiba kung paano ka nagbabudget. Pareho lang. Kaya naman po nagbabudget tapos hindi niya po ako binibigay. Hindi ko nga po alam po magkano sinasahod niya po. Kailan kayo ano, anak? Uli nag-usap? Yung puso sa puso? Hindi ko na po naalala dahil lagi po kami nagkatalo. Yun ang punto. Ito, bibigyan kita ng tip, ha? Mm. Ako, ate, ang advice ko sa'yo, mula sa puso ko ito, kausapin mo siya. Yun eh. Huwag kang humarot sa ibang lalaki kasi wala kang sinusolve sa problema. Wala kang sinusolve sa problema mo kapag humarot. Hello? Magsasara na po ang pintuan ng tren. Nawala? Ano? Wireless yun? Wala, kinaan siya ng wire. Hindi ko, ang ganda-ganda ng punto ko eh. Ano ba yan? The point is, what's the point? Sa pangang caller, mga kaibigan, ulit nyo eh. Eto mga kaibigan, tuloy ko lang discussion sa ano, dun sa caller natin si Ana kung nakikinig ka. Ana, ganito ano, kung ikaw yung ano, sa isang kwentuhan, di ba? Kung ikaw yung tama, huwag mo na kaya maging mali ka. Di ba? May issue sa iyo, mayroon kang issue sa asawa mo. Ang issue niya sa'yo, hindi mo siya inaalagaan. Imbis na tignan mo yung angulo na baka pa pwedeng ibigay mo yung hinihingi niya, di ba, baka mamaya may maiba, ang ginawa mo, you run to another guy. Mali yan, ate. Imbis na may maitama kayo, lalo mong ginugulo.
If you start looking for a solution outside of your relationship, ate, or kuya, kung sino man kayong nakaka-relate, diba, you start ruining things. Diba, mag-uumpisa na ng ano yan. Mag-uumpisa na ng ano yan, ng gulo sa relasyon yan. Walang patutunguhan yan. Diba? Sabi niya, hindi mo ako inaalagaan. Imbis na ibigay mo yung gusto, baka lang. Diba, bago mo isuko ang lahat, bago kayo tuloy ang sumuko, bago mo sabihin na hindi ka na masaya, tignan mo muna, baka may pwede kang gawing part kasi mag-asawa kayo, hindi lang kayo basta mag-jowa. Uy. O pag nagawa mo na lahat ng part mo at di ka masaya, tsaka ka mag-decide. Hindi yung binibigay yung best part o yung best effort na pwede mong ibigay. Gusto mo na makapag-iwalay ka. Tapos ayaw mo tumanggap na, eh, wala eh. Kasi ganun siya, kaya ano, nakipag-flirt ako sa iba. Sus. Sus talaga. Ewan. May caller tayo sa kabilang line, mga kaibigan. Pero hindi na si Ana. Lana. Si Ana o, si Lorna o, si Fer. Ay, si Rowena pala yung kasal. Si Rowena. Hello? Hello? Ay. Hello? Hello? Hello, manay. Bakit wala eh? Bakit ba? Hi, Papa Jack. Hi! Lagi ko nakikinig sa'yo. Maraming salamat. Basta naman dyan. Ha? Basta naman. Uy, salamat ha. Nagtatanong. Bibira ito, mga kaibigan. Magtanong sa akin. Okay naman. Ano ba? Kinakabahala ko eh. Hello? Hello? Oh. Papa Jack, pansinin mo ba ako? Oo, ayaw lang kitang pansinin. Bakit naman? Pansinin mo ako. Ay, sorry. Oh, ito na, pinapan. Rowena, ilan taong ka na? 32. Okay. 32. Ah, 32. Hmm. Pero pwede na rin, 22. Hindi, wala na. 32 na. Bakit pwede naman? Reason lang na magpanggap na 22. O, pwede naman, pero ayoko lang. Bakit ba? Sabi naman. Arthur. Pwede nga lang, diba? 22 na lang. Pabebe. Bakit naman? Kasi pero nung mga time na bata ka pa, hindi na masyadong madugo ang buhay. Anong point mo? Wala. Anong ginagawa sa buhay niya na ni Rowena? Uber? Ha? Nag-Uber. Ikaw nagda-drive? Hindi, may driver. Ah! Ibig sabihin, ikaw yung... Operator. Operator. Okay. Sige. Anong mapaglilingkod ko sa'yo ngayong gabi? Tato lang ako eh. Mahina po yung... Huwag mo pagagalitan ng gusto ah. Ha? Huwag mo ako masyado pagagalitan. Ah, may gusto pala kayong style. Bakit hindi ibang istasyon tinawagan mo? Hindi. Grabe naman. Wala ko pala kung ano sabihan ko. Ano? Ay, tumigil ka. Hindi, Rowena, ganito, ano? Mahina, medyo, hindi ko lang nakasubo yung phone, pero okay lang, maintain mo na lang yung ganyan. Sige, asawa ka na? Yan. Asawa ka na? Hindi ako married. Pero may ka-live-in? On and off? Oh, social! Gano'ng katagal na kayo magka-live-in, ate? 11, magta-12 years. 12 years, okay. Kanina sabi mo on and off, tama? Opo. Okay. Yung mga times na ano, you refer to dun sa part na off, mga gaano katagal kayong off? 3 months, 5 months, 2 years, walang pansinan. Ah, ganun. So ngayon, para meron na namang something na ganun. Mag-iisap na lahating taon na. Ah, okay. Ano nangyari? Pero, umuwi siya. Umuwi siya gabi-gabi, araw-araw sa bahay niyo? Oo. Ah, taga lang, ano bang trabaho niya?
Doktor. Ah, doktor. Okay. Hmm. Medyo ang age gap kasi namin is 28 years. Ah, mas matanda siya. 60 years old na siya. Okay. Hmm. Eh, anong relasyon meron kayo? Ngayon? Hmm. Malabo. Sobrang labo. Bakit? Ano yung turning point nito? Ano yung naging cause? Gini-girlfriend niya lahat ng maid ko. Pwede, huwag kang mag-maid. Hindi naman pwede. Walang mag-aalaga sa mga anak ko. Gina-girlfriend niya lang? As in, ilan? Siguro sa 12 years. Mga 30 na. Ang pusa na. At lumpo na? Oo. Siguro, lagpas pa. Paano nahuli mo gano'n? Nahuli ko pa nga as in, may ginagawa sila sa loob ng kotse. La! Actual. Anong ginawa mo noon nung mahuli mo sila? Hindi ko alam. Tapos hanggang sa parang tumagsak siya, dinala ko sa hospital, dinerecho siya sa ICU. Did he try to explain to you? Kasi I'm sure, kung tatlong beses na, di ba? Nung last time na yon, kasi nung nahuli ko siya, na nasa loob na sila ng hotel nung maid ko, gusto ko siyang, yung hindi mo alam kung ano mag-i-expression mo, kung gusto mo nang patayin, kung hindi mo alam. Kaso nanaig pa rin sa akin na, siyempre tatay siya ng mga anak mo, tapos nag-aagaw buhay na hindi mo alam bakit. So, sinalagaan ko pa rin. Hindi ko naman siya iniwan. Nung lumabas na siya sa ICU, nung nalipat na siya sa ordinary room lang, dun ko siya kinausap. Hmm. Nung kinausap ko siya, bakit niya nagawa yun? Hindi niya raw alam. Hmm. Siyempre paulit-ulit. Paulit-ulit. Umay na. Ganun yung ginawa niya sa akin. Oo, umay na yan. Imagine mo, 30 beses. Saka, nakaka-bad trip lang ate, makakasama nyo. Kasi pag dapat pagkasama nyo na sa bahay, pamilya na yan eh. Hindi, masakit pa nun. Kasi duplex yung bahay. Oh. Umalis yung nagre-rent sa amin. Nalaman ko yung anak na sa una niyang asawa, pinatira niya. Eh kasama ko na sa loob ng bahay yung anak niya sa pangalawang asawa niya. Oh, wala namang ano issue ng anak niya yun eh. Pero sana pinagpapaalam niya. Kasi lang siyempre, yun. Kasi ang pangako niya kasi, ibubukod niya kami, ililipat niya kami doon para hindi kami magkakasama sa isang bubong dahil yung mga anak niya na nakasama ko, hindi ako tanggap. Mm, pero, eh, ako ate, ganito ano, alright. Naniniwala ako na naging issue na lang yan dahil merong ibang issue, kumbaga damay-damay na lang ito. I believe ate na kung wala naman yung issue ng pambababae niya at pag-check siya sa mga ano, kasambahay ninyo, wala namang, hindi mo naman siguro mamasamain yung part na yun eh. Diba, ay, sure? Kasi tinanggap ko siya eh. Kasi anak na siya. So, ang issue dito ate, ang issue dito ay yung tungkol sa kanyang pambababae. Siguro. Kumbaga na, nadadamay na lang yun. Kasi makikita mo lahat ng mga bagay na pwedeng maging mali sa paningin mo kapag meron ka ng pinanggagalingang galit o ikinaiinis. Siguro. Kasi anak niya yun eh, di ba? Anak niya yun eh. I mean, siguro makakapagtaas ka ng kilay. Pero hindi mo dapat issue ngayon yan. Ang issue dito ate yung babaero. Ano? Kaya lang, alam mo, ito, nakalipas na yan. Ano, isang kalahating taon na kayong ano, civil-civil na lang, ganon? Alang ganon. Ako, ang pangit sa pakiramdam niyan. Ako, 11 years, hindi siya nagbigay ng sustento. Eh ano, paano yun? Wala, kanya-kanya. Yung kinikita niya, kanya lang. Eh hindi na pala. Lakas na kinikita niya kanya lang. Eh hindi pala kayo nagpa-function. Bilang ano, wala na pala kayo. You are just ano, two people trying to live your lives together. Pinilit kong ayusin. Pinilit kong kausapin so many times. Kasi, siyempre, tao lang ako. Gusto ko ng maayos na pamilya. Kasi pinangarap ko yun dahil hindi ko naranasan yun kahit kailan. Gusto ko na magkaroon yung simpleng buhay na puno, yung buo yung pamilya na hindi ko naranasan sa buong buhay ko.
Hanggang sa napagod na lang ako. Hanggang sa may dumating. Ah, ito na may dumating. Ito pala yung twist na ito. Gusto ko yung bakit ba yan? Siyempre, hindi ko naman ginusto yun. Ate, wag ka... Ginusto ko na kasi siyempre, hindi ko naman nakayaan pumasok sa buhay ko. Akala ko saan pumasok? Ginusto. Ay, teka lang, Rowena. Opo. Okay, papakunahan na kita. Now, don't be defensive kasi naiintindihan kita. Alright? Opo. I will not tell you at the regular that tama at or ideal yung ginagawa mo. Kaya lang, naiintindihan kita. Ikaw ba naman yung lokohin na... 30 times, di ba? Nang asawa mo at kadalasan ng ano, chinichicks na yung mga kasambahay ninyo. Kasi yung first, second, third natin parang baka nga, di ba? Oo, si Raul lang siya. Pero yung pang-apat hanggang pang-30, ate parang... Tinanong ko nga eh. Nasanay na yan, oo. Walay na lang yun. Tinanong ko na rin kung sakit niya na ba yun. Mm-mm, walang gamot dyan. Kahit doktor pa siya. Kasi may dumating pa sa point na... Inaway ako nung babae, siguro daw kasi... Inaway ka nung bakabit? Inaway ako nung babae niya. Sabi niya, makaamoy yung panarom ako. Sarantado ka! Yung age niya, 26 siya. Nung that time, 24 pa lang ako. Ah. Buntis ako. First time ko siyang nahuli. Nung buntis ako sa panganay ko. Alright, ate. So, ano, pag nasa isang bahay kayo, do you stay sa isang, ano lang, kwarto o hindi? Hindi. Ah, magkahiwalay na? Nang kwarto. Ah, okay. Alam ba niya na may jowa ka ngayon? Alam niya. Ah. Ano sabi niya? Dead ma. Oh, wala na siyang pakialak. Bakit hindi na kang bukod dati? Pati na kayo sa ano? Sa bahay na yan. Bakit hindi ka na lang bumukod? Kasi sa daw yun ang pabayad nung... Hindi ka umalis. Pondo. Bakit hindi ka umalis? Bumukod ka. Hindi, ako yung umalis sa house niya eh. May sarili sa bahay. Oh. So ngayon, umupa ako dito sa may Tivoli. Umupa ako. Tivoli? Oo. Yung ano, yung malapit sa ano? Sa yung pag... Yeah. Sa bintana makikita. Yeah. Makikita mo yung ano, si Tol na Makati, gano'n? Oo. Yung ano, yung laging traffic. Oo, oh, at ginagawa yung daan, tapos pagkana mo sa kanta bago mag-circle, may gawaan naman laking banga. Oo, oh, nakaka-stress everyday. Diba? Stressful. Ram ko yan eh. Mayroon ang kasamang DJ dyan nakatira eh. Tapos ang binipapa na, hindi pa ako tapos. Ay, pasensya ka na. Angkol ka San Richard. Noong September, naghiwalay kami. Hanggang sa may dumating. Oo. Oh. Ito na nga, boyfriend. Ngayon, okay. Lahat nakita ko. Lahat ng... Yung hindi ko naranasan sa loob ng 11 years, naranasan ko. Doon sa guys. Talaga? Naparanas niya sa'yo lahat? Hindi naman yun ah, huwag bastos! Oh, sinong baso sa atin? Yung salita ko, anong bastos? Oh, sino nga baso sa atin? Ako, ikaw? Kasi wala ako, ako! Ako wala akong sinabi! Diba? Napat ganyan ka? Ang nga, sabihin ko sana, talaga, naparanas niya lahat? Baka may video katag mo ako ganun saan, loko ko? Kumbaga, yung mga time na pag down ka, may taong na nandyan para sa'yo. Kasi hindi ko naranasan yung doon. O di, kamusta na kayo ng jowa mo ngayon? Labo. Ah, malabo. Ilan taon na siya? 33. Anong trabaho? Dealer. Anong ano? O, ito na naman tayo. Nang? Casino. Ah? Hindi ang pogi niyan? Hindi. Loko! Siyempre, pogi! Pogi kasi mahal ko! Ganon! Yung pagkakatawa mo, ate, may kalandian yung dating, ha? Oo, kalandi ako. Okay lang, ate. Alam mo, walang masama sa paglandi kung sa tamang tao ka lalandi, eh. Nalandi ko na siyempre yung tao mahal ko. Hindi ako nakikipaglandian sa iba. PAAANG! Okay. Oh, ano na ngayon? Sabi nila ako umarte. Oh, kailangan naging maganda ba? Sige, iwan. Sabi nila. Sino ka mukha mo artista? Loko, sabi mo, yabang ko. Alam mo yung mga talong? Hindi nga, baka
meron ka, may kamukhang artista? Alam mo na lang sa Facebook. Di, ayaw kitang hanapin. Bakit hanapin? Eh, kasi na, ano? Natanong ko lang kung wala ka mukhang artista, di wala, ano ba? Meron daw, kasi marami nagsasabi, meron daw. O, sino nga, yun lang. Sino nga? Si Angelica Panayban. Ay, ganda mo, kaya. Eh? Oo. Ako, may kamukhang artista, loko. Ito po, Gigi. Si Ding Dong. Sanded? Hindi, Velasco. Taga sa amin lang. Ang taga-kabilang barangay namin. Bakit ba? Ano ba pa dyan? May malahayang problema. Ano pa? Buntis ka? Hindi. Ay, hindi. Hindi yun. Sa love lang. Oh, sige. Kasi yung boyfriend ko, may asawa. Active ba yung kanilang ano? Yung kanilang ano, marriage? Ano ba? Isang taon pa lang silang kasal. Isang taon pa lang silang kasal? Oo. Nalaman na rin ng babae. Naghiwalay na rin sila. 4 na buwan na silang hiwalay. Dahil nahuli nila yung relasyon nyo? Oo. Okay, ano tanong mo sa akin? Kasi, hindi ko maintindihan yung point na hiwalay na sila, di ba? Oo. So, hindi na nakatira sa kanya. Nung naghiwalay sila, lagi niyang sinabi na hindi na sila nag-uusap. Kung nag-uusap man sa bata, kaya naiintindihan ko. Kaso, may dumating na time na natutulog siya. Hindi ko kasi ugaling makialam ng cellphone. Huwag ka nang ano, huwag ka nang gumanya. Kasi ang ending nito, kinalkal mo yung cellphone, tapos magsasabi ka nang hindi mo ugali. Hindi, kasi tumunog. Pero kinalkal mo. So, tinignan ko, nakita ko siya. Pero hindi mo ugali. Tumawag. Okay. Ngayon, nag-text. Ang nakalagay na yung text ng boyfriend ko sa kanya, hindi ko siya pipiliin sa'yo kasi ikaw ang pamilya ko. Yeah. Ah. Which is may text din siya sa akin nung 5 na yon na hindi kita iiwan kasi ikaw yung mahal ko, ikaw yung pinaglaban ko. Kasi kung nung time na nahuli na tayo, dapat kinalasan na kita kasi alam ko nang nasisira na yung pamilya ko. Nakita ko naman na minahal ako ng tao. Kasi kung tutuusin, oo, tama yun. Hindi niya paglalaban yun sa amin. Hindi niya hayaang maghiwalay sila. Nang dahil lang sa akin. Hanggang sa kinausap ko yung babae. Na nalaman ko na yung kasal nila, hindi ginusto ng lalaki. Na napilitan lang yung lalaki. 3 times na naurong yung kasal dahil ayaw ituloy ng lalaki. Hindi na lang siya tumanggi hanggang yung araw na kasal nila, lasing siya na nandun daw sa altar. Ayaw pa, parang ano to, ha? Parang ano to, parang pang star cinema ang peg, ha? 3 times, ba? Oh, tapos? Nagasal, dumating yung point na nag-3-way kami, nag-usap kami 3. So, close kayo nung asawa, in fairness. Hindi naman. Kasi hindi ko maintindihan. May gusto kong, yung gusto kong kumalas, hindi ko alam paano. Pag iniwasan ko, pupuntahan ka sa bahay niyo. Siyempre, hindi mo alam kung ano magiging reaction mo dahil mahal mo yung tao. Hindi mo kaya ipagtabuyan. Laging ganun. Ngayon simula nung naghiwalay sila, kada mag-day off ka, lagi niya sinasabi na sasamahan niya pupunta ng ospital. Ano meron? Kasi yung anak niya, nagkaroon ng parang tinubuan ng pigsa sa may bandang ari ng baby. Wala. So, kailangan operahan. Oh, so, na-operahan, tumubo na naman.
So, kailangan ulit operahan. Nung nakausap ko naman yung babae, hindi daw sila galing hospital. Nag-banding sila sa Mega Mall. Malay mo, doon yung malapit na hospital. Ano mga hospital malapit doon? Hindi, yung mga una, oo. Kasi, di ba pagpapasok ka ng medical, di ba mayroong sticker na nakalagay na visitor? Oo. So, alam ko, pag galing hospital. Pero nung time na yon, nung 2 weeks ago, wala sa nung sticker na yon. Noon nalaman ko, nagpunta sila ng Santa Rosa yata, parang gano'n. Ah, enchanted. Bakit naman dun pa? Dapat Star City na, bago yung rides namin, dami-dami. May outdoor na nga kami, extended na kami. Tapos meron siyang mga absent, nakasama yon na sinabi niya sa akin, pumasok siya. Hmm. So, dumating yung time, yung last week ng November, kinutuban ako. Nung tumawag ako sa office, naka-sick leave. Pero sabi niya, nasa office na. Hanggang sa pinaamin ko sa. Sabi ko naman sa kanya, nanay ako, may anak din ako. Ayoko yung pagkakait mo sa akin, yung oras sa mga anak ko. Ganon din ako sa'yo. Kung gusto mong magkaroon ng oras sa anak mo yan, okay lang. Sana aminin na lang. Magsabi ka lang ng totoo. Yun. Kaso paulit-ulit. Hanggang ngayon, bago ako tumawag sa'yo, bigla na lang siya nadulas sa sinabi niya, alis tayo bukas kasi day off niya bukas. Pero sa hapon na alis daw siya sa samahan niya, magmumol sila. Nung nag-react ako, nasabi ko, last na ba ulit yan? Kasi kada linggo, lagi mo sinasabi sa akin, last na, intindihin ko. Ate, ganito ano, yung obligasyon niya sa pagiging tatay niya dun sa anak niya, if it's necessary for them to go out, diba, and give the child the ambience, ano, of a family, of a mother and a father, ate. Kasi ano to, unique to sa bawat ano, mga kaibigan sitwasyon, ano. Wala, hindi yan last. That will go on for a lifetime, ate. Kasi Papa Jack ako, hindi niya na ako inaalaw. Nakasama ko yung tatay ng mga anak ko. So, bilang respeto, hindi na kami umaalis. Isa't kalahating taon na simula nung nakilala ko sa never na kaming umalis. Kasama yung mga anak ko. Kung ilalabas ko yung anak ko, kami lang na anak ko, tiyaya. Ganon din siya. Aalis siya, kasama anak ko, sila lang. Pero ang point ko lang, kung sa bata lang, bakit ako nagagawa kong umalis? Yung pagkukulang ko sa mga anak ko, napupunan ko ng ako lang. Kasi yung may gusto kong, ano na, asan yung sinasabi mong hindi na maayos? Asan yung sinasabi mong gusto mo akong panindigan? Asan yung sinasabi mo ako yung pinili mo? Pero sa kada linggo na lang, paulit-ulit yung senaryo. Tapos kung nag-aaway kami, lagi niya sinasabi, pinipilit ko na lang daw, sana mag-ayos kami. Which is, siya'y nagpupunta sa akin dito. Ako yung sinasabi niyang namimilit sa kanya. Pero bakit siya pupunta lagi? Dumating pa nga yung araw na tinatimpre ko na lang siya sa guard na huwag nang papasukin. Ang lupit mo naman. Hindi naman. Kasi hindi ko alam eh kung hanggang kailan ako sasaktan. Kumbaga, naging failure na nga eh yung buhay. Yun naman yung lagi ko sinasabi. Kung ako, parang inaano ko na gusto ko lang maayos na buhay. Naging failure na yung una. Ngayon dumating ka sa buhay ko, hindi ko naman akalain na magiging ganito kalalim yung relasyon. Ngayon, pinaglaban kita. Kahit yung mga anak ko, dumarating yung point na buong isang linggo, sa kasama ko, hindi ako uuwi. Hindi ko nakikita yung mga anak ko. Alam ko yung pagkukulang ko bilang nanay. Kaso iniisip ko minsan, gusto ko rin maging masaya. Sana maintindihan ng mga anak ko na siyempre yung may tao na oo po, gusto kong makita yung sarili ko na lumigaya naman na hindi ko naranasan dahil bata akong nakipag-ibig.
kumbaga, puro sakit, puro pain. Lagi nga niya sinasabi, kasi lagi akong pinagbibintangan, babadyak na may katext na lalaki. Biglang cellphone ko na yung winarak-warak niya na, nakakala niya may katat ako or ano. Hoy, sobra naman yan, ama. Kuha, sayang ang cellphone. Tingala cellphone, pati yung mga sasakyan. Sasakyan? Ayoko na lang banggitin. Ano ba yun? Pagalik siya. Pagalik siya. Iba siya magalit. Eh wala, doon mo siya minamahal eh. Well, di ba pa dyan? Kasi, well, correct me if I'm wrong ha, generally sa babae, pag yung lalaki nagwawala at ang cause ng pagwawala ng lalaki ay dahil nagseselos siya. Diyan diba? Papadyakang pinagseselosin niya yung kapatid ko, pinsan ko. Whatever it is sa atin. Pero generally, ganyan yan, di ba? Kapag ang lalaki nagwawala, okay, nagwawala ng ano, ng katinuan dahil nagseselos, at ang pinagseselos, teka lang, ate, hindi ko na matapos yung sentences ko! Tapusin ko lang. Thank you. Sabi ko, pag generally, pag ang babae, lalaki, nagwawala, dahil nagsiselos, kaya ano pa yung pinagsiselosan niyan, di ba, kahit masakit sa ulo habang nagaganap, after nung episode na yun, yung kanyang pagwawala, o yung eksenang yan, di ba, na-appreciate niya yan, na, okay, kaya siya nagsiselos, kasi love niya ako, ganun kayo. Kaya lagi niya, lalo niyong minamahal. But I think, di ba, ano yan, it can only go so far. Anyways, Ate, Rowan, anong tanong mo sa akin? Ikaw, ako wala lang ako paglabasan ng sama ng loob. Kasi ultimo kaibigan, wala ako. Bawal ako makipag-text sa kahit kanina. O di, wala pala akong dapat ipayo sa'yo kasi gusto wala maglabas ng sama ng loob. Hindi naman, meron. Hindi ko alam kung ano yung dapat ko pang gawin. Hindi ko alam na katulad niya, naalis sila bukas. Parang yung sakit na... Okay, didiretsahin kita, ha? Okay, ganitaan, ha? Rowena? Hindi ko alam kung anong katangahan ito nagaganap ngayon. Kasi nakipag-iwalay ka sa asawa mo, ate, na niloloko ka. Ano ba? Tumatawag siya, Papa Jack, sa isang cellphone. Oh, this, sige na nga, sagutin mo na yan. Tatawagan mo ako bukas, dami ng... tayo mo lang. Oh, sige, okay, dito kami. Hello. Ay, makinig po tayo. Uusap mo si Papa Jack. Sinabi po kami tayo. We promise. Ha? Parinig. Parang makinig. Hello. Hello. Hindi daw sa landline cellphone. Hindi ba? Pak, lasing to. Eh, pamadyak na ako lasing. Ay, sorry. Lasing daw ako. Kemenge, marinig tayo. Hindi ako sa landline cellphone. Eh, kasi pag niloudspeaker ko, hihina daw eh. Oh. Pakadyak. Bakit? Salita ako kasi gusto niyo marinig. Okay, Rowena, I did not sign up for this. Ano? Kung gusto niyo mag-chikahan, dalawag niyo ako isali. Now, you have to choose. You talk to me on air, you talk to him. This is a radio show. Oh, tawagan kita ulit. Saan ba ako magpapag-usap sa jowa? Oh, baba dyan, kausap kita. Ikaw pinili ko. Thank you! Bakit? Oh, ilo, hindi ko. Binabaan ko ng telepono. Loko, tatawag ulit yan. Kaya mo. Nasaktan naman niya ako lagi. Hugot? Hugot? Ano yan? Sinong kambing? Okay. Ako naman may pagkuhulang din naman ako. Alam ko naman yun. Ganito, Rowena. I will give you a sensible piece of advice to you. And I want you to shut up and digest what I'm going to tell you, okay? Opo.
At gusto ko itong umpisahin at doon sa part na kung saan, bakit ka na-uwi sa ganitong buhay, di ba, na kung anong buhay meron ka ngayon. Iniwan mo yung asawa mo ate, di ba, yung asawa mo ate na ang dahilan mo because it's just too chaotic para tumuli pa sa buhay na meron kayo. You were so unhappy na kasama mo siya. Bakit? You feel unloved. Tama? Oo. Feeling mo ate, di ba, wala siyang pakialam sa emosyon mo at confirmed naman yan. No? You were disrespected dati. Ayon sa kwento mo. And I completely understand you, ate, if you fell for another guy. I completely understand that. But the thing is, ask yourself ngayong gabi, ate. Umalis ka nga sa buhay, ate, dahil hindi ka masaya, ano ang pinunta mong buhay? Hindi ka pa rin masaya. Diba? Parang kumbaga sa damit ate, galing ka sa damit na pilas-pilas at punit-punit, nagbihis ka, ganun pa rin, ibang kulay lang. Punit-punit pa rin. Diba? Hindi pa rin komportable. Nakakatuwang isipin nga ate na nakipag-three-way ka sa asawa na parang yung asawa pa, diba, ang nagpapaliwanag sa'yo. Take note, asawa niya yun. If you ask me, tapos na ba ang lahat sa kanila? They are not sure. Pero kung tapos na ba, the answer is no. I'm sure they are still trying to ask themselves kung ano ba ang meron sa kanilang dalawa. Wala pang tudok yung kanila. Nandiyan ka. I'd like to believe that if you are not in the picture, di ba, baka maayos nila yung kanilang buhay. You could have easily chosen a better life. Ate, magkatapos mo umalis sa asawa mo, niloloko ka na 30 beses. You could have easily chosen a guy, di ba, who will not deliberately cause you pain. Ay, hindi ko sinasabi ate na sinadya niya, but it feels to you that way. It doesn't matter kung sinadya niya o hindi. You were hurt. Period. Ano ang pagkakaiba nung mga gabing umiiyak ka ng kapiling mo yung asawa mo tsaka sa gabing umiiyak ka ngayon? Honestly, mas malala to. Bakit? Kasi when you met the guy, di ba, you thought he will be your saving grace. He will be your hero. Kaya mas masakit to kasi expectations mas mataas. But on the other hand, pumayag ka maging kabit eh. So kung masakit na pinagdadaanan mo ngayon, hindi ba, girls, pag pumayag ka maging kabit at masakit, di ba dapat wala kayong karapatang magreklamo? Kasi ano man ang sabihin ng lalaki sa'yo, ate na paliwanag, let's go back to the basic, pumayag kang maging kabit. You did not, and you do not, and will never deserve that. Ate, pero pumayag ka. The deal, ate, and I'll be unfair sa sasabihin ko, but it was fair sa iyo. Why? You needed him. And he wanted someone to be around, and you were there. I mean, kung kaya mong tiisan ng gulo na to, ate, di ba? Nag-uwi, tuloy mo yung buhay niyo magkasama. Napaka-fresh pa, di ba? Actually, hindi ka ang biktima rito, Rowena. You were the victim, di ba? Pero ngayon, sa ngayon, hindi na ikaw. Yung asawa na niya, yung babae. Ang hirap ng idea na magre-reklamo tayo na silang dalawa lalabas, they're a family. I'd like to remind you that, Rowena. They're a family. Kahit sabi mo sa akin, eh papadyak hindi niya mahal yan eh, tatlong beses niya ano eh, tinanong daw niya dapat kasal eh. Whatever the facts out there, na sinabi sa'yo o nakarating sa'yo, one thing is ano, certain tonight, the bottom line is they are family. Let's answer one basic question tonight. Do you think you deserve the life that you have right now? Do you really think this is the life that you've been dreaming of nung time na ikaw ay gusto lumayas sa unang asawa mo, yung doktor mong asawa? Eto ba yung pinangarap mong saya na gusto mong maranasan kaya umalis ka doon? Sagutin mo nga ako. Eto ba yun? Then why do you continue to put up with this?
Why do you allow yourself to be the victim every day? Siguro mahal ka niya. Siguro nga mahal mo siya. Maybe you both enjoy hurting and making up and loving each other and hurting it again at the over and over and over again. But is this what you really want? You are not getting any younger, Rowena. 32 ka na. If you do not start making changes at yung mga subtle changes sa buhay mo para at least makuha mo na yung pinangharap mo. Remember, you suffered that very, very long time with your husband, na yung doktor. It will not make any sense na umalis ka sa buhay na yun. Naintindihan kita. Bukas, lalabas silang pamilya, tama? Oo. At ngayong gabi, ate, the entire evening, it would feel like it's hell. It's a torture buong gabi yan. Tama? Countdown yan hanggang magbukas. Tama, mali? Tama. There are two things to, di ba, that can happen. Una, maybe you'll get used to the pain at mamanhid ka na. Pangalawa, you are gonna die every time mangyayari to. But you have no choice. Because I know, sabi mo nga, nanay ka din, I know, naiintindihan mo na kailangan niyang gawin yun. Tama, mali? Masakit man, eh. Nanay ka, naiintindihan mo yan, eh. But it is what it is. He needs to be there. Nagsinungaling siya ilang beses sa iyo kasi kasama niya yon. Mali yung ginawa niya. Kasi sabi niya kayo na yung magjowa, pero magkasama sila. But I'm sorry, naiintindihan ko sila at alam ko naiintindihan mo siya. Galit ka lang kasi nagsinungaling siya. But you know exactly kung ano ang posisyon mo at pwesto mo sa buhay niya. Bago kayo nahuli ng asawa. At ngayon, kumpara mo, ano lang ba pagkakaiba? Ang pagkakaiba lang nung una tsaka ngayon, dati hindi alam, ngayon alam. Pero pareho lang sitwasyon. Tama, mali? Wala ka pa rin magawa. Tama, mali? Tama. Do you want this life, Rowena? Ewan ko. Oh, don't tell me ewan mo. Because we are not gonna make sense tonight. Kung ewan mo lang ang sagot mo sa akin. Do you think you deserve this life? Ito ba yung gusto mong buhay? Alright. Yep. Ganito, ano. I want you, ano, Rowena, to consider this. I mean, tulog mo to ngayong gabi, but weigh all the options, okay? I want you to give a gift tonight. I want you to give a gift dun sa asawa. Ako, makatulog. Makinig ka, may sinasabi ako. Okay, no problema. Makinig ka, may sinasabi ako. I want you to give a gift, ate, dun sa nanay ng bata, dun sa kanyang asawa. Ibigay mo, iregalo mo sa kanila, ate. Not that, di ba, this will be credited sa pangalan mo, but, you know, you of all the people, ate, can make it happen. Ibigay mo sa babae nyo natin yung chance na baka lang, you know, maayos nila by trying not to be in the picture. And I know, in the process, you are gonna be hurt. You are gonna be failed again. It would feel like it's the end of the world again. But remember, Rowena, tandaan mo to, ha? Itanim mo sa utak mo to. Tandaan mo. Huwag mong iisipin na hindi mo kaya. Tandaan mo, you've been through hell and back. You've been through the worst that your former partner, yung doktor, can give you and can make you suffer with. Pero kinaya mo. Kaya mo rin to. You should be stronger now. Bottom line, give it up. Tama na yan, te. Tama na. Tama na yung sakit, ate, na tinatanggap mo willingly. When we fall in love, we get hurt. Period. But we are not supposed to get used to receiving pain.
because it's just wrong. Tapusin mo na yan. Irigalo mo sa kanila yung pagkakataon ulit. And believe me, you deserve a better guy. If he will be the better guy soon, sana siya. Kung hindi, sana maayos nila. But right now, ate, please be in a relationship with yourself. Jowain mo muna yung sarili mo, ate. Ibalik. Ibalik mo muna yung identity mo. Huwag mo akong pilosopuhin dito. Exactly what I'm telling you. Ibalik mo muna yung identity mo. Nawalan ka na ng identity, ate. Feeling mo hindi ka na magiging masaya pag wala kang katabit kaya ka o wala nagsasabi sa yung oo, importante ka. You know, knowing your importance, ate, it's a DIY thing. It's do it yourself. You do not ask or depend on other people to know if you're important or not. Tama yun eh. Bago kayo magpatayan dalawa. Ano na? Pakilakas ho. Ano, tatapusin. Yep. Hindi ko alam, ano. Alam mo, simple lang yan. Simple, pero mahirap. Pero madaling gawin, di ba? Madali yung proseso. Yung paggawa yung medyo komplikado. Because every time you deal with emotion, mga kaibigan, everything get complicated. But it's not impossible. Palayain mo na siya. Tapos, dapat yun naman palayain. Siguro mas tamang term, palayain mo na sarili mo. Sa mga, dun sa mga pain natin na willing mo lang na lang tinatanggap. I am your friend, Rowena. I want to look after you. Well, there's no point that I am volunteering myself tonight, diba, telling you, I am your friend, Rowena. Diba, if I cannot make you do one thing, I want you to love yourself. I want you to believe you don't deserve to be hurt and get used to pain when you fall in love. Love is a beautiful thing, mga kaibigan. Love is a very wonderful emotion. But love has its weird way or ways of hurting us. And it should make us appreciate love more when we get, di ba? When we get hurt because of love. It's a very beautiful thing, ate, to fall in love. It is. Kahit may pain, kahit may mga pagkakataong unfair, pag nagmamahal tayo, it's still a beautiful thing. Yan ang bottom line eh. Tanungin mo ka sarili mo, is the definition of love, di ba, compared sa kung anong pinagdadaanan mo ngayon, is it beautiful? Tatanong lang ako. Hmm. Bakit hindi siya makapili? Nakapili na siya. Sino yung pinili niya? Sarili niya. Do you think he chose you? Do you think, ate, he chose her, yung isa? He chose himself. He can keep both of you, ate. Why not? Eh, pumapalag yung dalawang tanga. hindi ka ba nahihiya? Diba? Para ka nakikipagkagawa sa lalaki, ate. Honestly, you are fighting a losing battle, Rowena. You love him. That's very obvious. But it doesn't mean you have to be with him. Tapos hindi niyo pinaniniwalaan na mahal kita.
Alam niya yan, ate. Alam niya mahal mo siya. Alam lang din niya mahal mo siya at tanga ka at the same time. Magpakatanga ka, magpakatanga po tayo sa tamang tao, mga kaibigan. Ha? Masarap yun. Pag nagpakatanga ka sa tamang tao, sarap nun. Masarap maging tanga sa tamang tao. And ngayon, gabi natin, I want you to end everything tonight on air. So talaga alam niyo nakikinig. Kung nakikinig yan, Brad, fix your life. Diba? And please, when you do so, try not to ruin other lives along the way as you fix your life. Right now, wait lang ate, nakikinig yung lalaki niya, I'm sure sinabi mo sa kanya. Right now, if there are obligations to be attended by you, kasi may pangangailangan, I'm sorry na I have to go this far, di ba? I-devote mo muna ang sarili mo dyan. Di ba? And allow Rowena to heal. Allow her to fall in love with herself. Allow Rowena to grow as a person without anyone telling her that she's okay being alone. That life did not or will never require us to be with someone just to live life to the fullest. It's wonderful to be with someone, if it's the right someone. I want you now to say, yep. Meron pa. Dami naman. At hindi kita marinig. Mawala, wag mo iluwa mo yung phone. Noong July, oh. Nahuli niya ako na nakikipag-chat ako doon sa ex ko. Kasi sinasabi niya baka hindi ko kinakwento sa'yo yung tungkol doon sa nahuli niya. It doesn't matter, ate. Ano? Alam mo, nagkakilala kayo ng lalaking ito. I-correct me if I'm wrong, ha? Nagkakilala kayo ng lalaking ito, ate, when you needed a temporary, ano, someone to be by your side. At hindi nyo nagawang, ano, you know, to tie the loose ends, ika nga nila. Hindi nyo nagawang tapusin na lahat ng dapat tapusin o ipuesto ang mga bagay-bagay na iniwan nyo magulo. Tama? Ganun ka, ganun siya. So, palayain nyo na, I'm sure ate kung nagpakasal siya, hindi siya masaya. Diba? You were there to rescue him. Ganong kakahalaga sa kanya. And he was there to rescue you. Pero tanong yung mga sarili nyo, do you deserve each other? Because, diba? All you ever do good now is to hurt each other. And pretend, ate, na everything can be cured after nyo magyakap ulit and make love after nyo halos magpatayan. Ako, ikaw ang kausap mo yan, ate. And I'm telling you, walang point na nakipag-iwalay ka doon sa asawa mo dati kung eto lang din ang buhay mo. Try to catch your breath first before allowing someone to take it away again. Yun ang hindi mo ginawa. And I cannot blame you, ate. You were so unhappy, eh. Rowena, you are now going to say sorry, thank you, and goodbye to this guy. Nag-text siya, nakikinig siya. Ang sinabi niya, puro kasi nung halingan lang daw yung sinabi ko sa'yo. I am sure, ate. Huwag ka mag-alala. Alam ko naman, ate, na ang nagkakuha na sa akin is not always accurate, ate. But I get the entire picture. Diba, kinabit ka niya, pumayag ka maging kabit. That's mutual. Diba? So, paano ka makakapagreklamo ngayon? Actually, kung may victim dito, ate, yung asawa niya. Yung babae. Sabi ko, nag-sorry ako sa asawa niya. Alam mo na lang ako sa part na nag-3-way kayo. Kasi, yung nag-3-way kayo, ate, na para mag-usap-usap, alam mo ba kung sino lang na may satisfaction dyan? Ikaw lang. Can you imagine how painful it was for the girl to seemingly explain herself sa iyo? Nasa utak niya, ate, you will always be that person who took away a potential family for her. She must love this guy so much. They must not force themselves at magbalikan, but at least kung mawawala ka sa picture, who knows, they might get the chance.
they might see what's beautiful. I don't know. But I want you now to say sorry, thank you, and goodbye sa kanya. End it. Tapusin mo na. Pag-ibig. Tama nga yung sinabi ko kagabi. Pag-ibig. Mas madalas masakit kaysa masarap. Ay nako. Mga kaibigan, sa mga nakarelate na, hope you learned something from it. I hope we all learn something from it. It's a crazy journey, mga kaibigan. It's a crazy journey. You're going to meet a lot of people na magiging kabahagi niyan. Some temporary. Iba nandyan lang, chill-chill lang. Di ba alam mo kasabay mo sa biyahe ng buhay, pero pwede lang, tamang plain lang. May iba naman pag nanakawan ka lang ng saya, hindi para maging victim ka ng buhay, kundi para ihanda ka. To give you an idea of how life and what life has in store for you. Ay. Nakakalungkot mga kaibigan, but ang katotohanan mga kaibigan is that some good things must come to an end. We've heard that many times. Wait, but kami iyak dyan, ha? Ay! Wala ka naman naging BF kahit kailan, tapos nakaka-relate ka. Just. Ay, naman. Ewan? Mga kaibigan, good evening po sa lahat na nakaantabay sa Tunilo. Sa mga makakapiling po ng Creme Top, so goodbye, team, mga kaibigan, sa kanilang Sugod Bahay event this coming Saturday dyan po sa may Barangay Libertad, Barangay 40, Barangay 40, Libertad, Pasay City. Yan, andyan po ang si Diego Bandido at si Shai Desai ng 5 a.m. hanggang 12 tanghaling tapat na 12 noon para po sa Sugod Bahay event ng Creme Top. Makakatok yan sa mga bahay-bahay niya, sasabihin nila, alam mo ba kung anong meron sa kaping making? Dapat alam mo na, orient na kita, tumigil ka na. Huwag ka na makulit, ha? Ay, naka. Sabado yan, mga kaibigan. 5 in the morning hanggang 12 noon. Pabati lang po sa mga nagmamagic dyan sa Star City from Jojo Cho. Talaga, parang boss ko yung pangalan, Jojo Cho. Ang Firefly Marketing Department, Mr. G, Marika, Jo, Miss Chi, Isko, Momar, Mr. Jazz, ano to? Keb, Maki, and ano to? Rudy. Kasi naman ang pangit ng sulat eh. Ang sulat iba eh, ha? Bati-bati lang, lalo nyo mga kaibigan, nabusin ko lang ito. Tama naman na, punasan mo na yung sipon mo, hindi ka maganda. Sa iyak, medyo cute ka pa. Pag sipon, iba na, baboy na tignan. Bati naman, happy listen to Ella, Boss Jao, Ronald, Mildred, Michael, Mark, Calvin, and Andy from Jay Mayuga. Ayan, banawi lang kami, milk tea, sabi ni si Papa Jay Mayuga. Uy, ginagawa niyo dyan. Nag-milk tea, malamang. Bati naman ang SIRC. Ayan, happy listening to sa buong Tech Mahindra Retail, Financial and Telco Department dahil nasa Wave 40. Ayan, Gab Lagunilla, sabi ni Jesse Boy. Ayan. Ang Love Radio Zamboanga nakaantabay. Hello daw kay Le Emmanuel Falcasantos. Madami daw paasa ngayon. Huwag ka nang ano dyan.
Ang JG Auto Works ay Mike, Dandine, Anthony, Bob, Boss JN, Boss Jeff. Sa aming yaya nagpa-plancha ngayon. Ayan. Si Gian. Hoya, plancha yan. Baka kala mo telepono yan. May dikit mo sa mukha mo yan. Hello to our Villuna family. Maligayang pakikinig sa iyo. Ingat-ingat. Huwag mong pilit yun. Kaya. Maligayang body. Ma'am Dixie Villaluna and Papa Ronald. Maligayang body po. Papa Jack, babati naman. Sa Bintin Costales. Oh. Pwedeng humingi ng favor. Pag-greet naman ng happy birthday sa Jessica Marie. Oh, happy birthday, Jessica Marie. Maligayang body sa'yo. Tura mo your face ka dyan. Si Bon Alayal daw nakaantabay. Oh, hello daw kina Angie at Lily. Why the hello? Diba? Si Angeline nakaantabay. I'm currently listening right now. Yeah. Hindi kita sasabihan sa Plado Promise. Eh, di sabihin mo. Kaya naman. Wey! Ano ngayon ka dyan? Oh, happy birthday, Jessica Maria. Itura mo your face ka dyan. Si Bang Naeg, sabi niya, Papa Jack, naiyak naman ako yung ate. Napaka-brave niya. Na itama ang pagkakamaling napasok niya. Sa mga kabit na kakilala ko dyan, huwag ka nang manawagan. Iyakan mo na. Huwag ka nang makulit. Pag-greet naman, sabi dito, si Maria Cristina Chang Lee. Sure na ito. Si Richie, nakaantabay siya, maligayang bati po. Si RB Bistal, Papa Jack, pabati naman ng Bistal family at sa Bien, ano? Bien Tirales? Ano yun? Tsura mo. Si Annalyn Garcia, grabe iyak ni ate. O baka naiyak ka din. Hello sa mga naiyak ha, mga kaibigan ha. Pero naman love life, ano yun? Papa, kanapan mo nga ako BF. Ano ako, mamasang? Diba? Mas gwapo ka pa rin. Oo naman. Tura mo your face. Papa Jack, I'm worried po kay Ate Rowena. Sabi ni Kathleen, meow. Talaga ba, meow? May isa pusa ka, eh. Hayaan mo siya. Magiging okay siya. Ang Archivedo family, suki gabi-gabi, sabi ni Maria Cristina Veluz Robles. Oh, mga suki, mga suki! Kamusta? Malaki ba ang suki? Lana, nabati ko mahal. Mamaya rin pa babati, ha? Next break natin. May mga, ano mga kaibigan, ha? May mga nilalang na nakaantabay sa atin. Yung mga mamaya ng body ko, next break na yan. Mayroon kayong body sa inyo lahat. Tsura nyo, mukha nyo. Tsura nyo. Si Ma'am Butch nakaantabay! Hi, Ma'am Butch! Ayan. Please greet my husband, Dr. Dean. We're tuned in right now to you. Sabi ni Ma'am Butch. Ikaw pala yan, Ma'am Butch. Ayan. Dalawa kasing Butch na kilala ko, eh. Oo. Ikaw pala. Hi, Ma'am Butch. How are you? Nami-wish ka na namin. Pero dumating na yung taon-taon ikaw nagdadala dito. Diba? Dumating na. Kanina. Ibinabalita ko lang po mga kaibigan na tandanan, may bago akong telepono sa Cherry Mobile! Hindi ko ito gagamitin. Ibibenta ko ito. Pahulugan! Papa Jack, ha. Pabati naman, ano? Angel Bautista. Huwag ka nga. Go to your room and please don't go out. Ever. Oh, yung mga face sa Facebook. Ang dami kong tawa. Salamat. Ang galing niyo mag-advise. Nakakayak yung advice. Tapos natawa ka dyan. Yung klase yan. Pag ako nainis sa'yo, ano? Iba-block kita. Sabihin ko,
Block you! Ay, nako. Sana maging, ano, maging caller ako, kaya lang I am in US. Paano ba yon? Tawagan mo yung, ano, Maria Cristina, ano, yung aking Manila line. Yung 832-6171. That's the number to call. Ngayon, ikaw na nakakaalam ng country code at area code. Huwag mo nang tanong sa akin, ha? Do your research. Pero kung hindi mo alam, zero to ang area code na Maynila. 832-6171. Dami kayo nakakatawag dito. Huh? Sabi niya, Pocho, well, drop by. It's you too. One of these days. Ay, talaga? Iba pa yung dadalin mo? Joke lang, mama. Maligayang bati sa'yo and to your husband. Pasko na, wala ka sa celebration ng ano. Pero okay lang. At least friends and tayo sa Facebook. Ingat po palagi. Merry Christmas. Pabati naman ang Mobile 128 and Macdo Oliveros, Paz, Dineros, Filosofo, Mobile 127, Hubbard, Sikitin, Mortega, at Mobile 132 Reyes and Cebulo, mga taga Makati Public Safety. Pagrit naman po, Rosalie Ray, Demerin, Joshua, Kim, Kaka, Jesse, from Christopher. Mga nakiki-aircon dito. Sura nyo. Kala nyo hindi ko akala nyo hindi ko alam yung ano nyo, motives nyo. Yung motives mo, your face. Alam nyo ba kung ano nagaganap ngayon, mga kaibigan? Oo. Ang nagaganap po ngayon ay simple lang. Ang nagaganap ngayon ay Christmas party ng kumpanya namin. At dito ako! Hindi ako naka-join! Hindi lang ako naka-join! Hindi ba ako nanalo sa raffle? Ano ba yan? Pero okay lang. Hindi ako nanalo sa raffle draw. Ano ba yan? Pero okay lang. Pag nabunot naman ako, ibibigay naman sa akin yung prize. Eh. Pero hindi ako nanalo. Alright, mga kaibigan. I'll be back. I got more coming your way. So please stand by. Stay tuned. To know more about the latest products of Cherry Mobile, go to www.cherrymobile.com.ph. Ulitin ko lang, ha? Cherrymobile.com.ph para makita nyo ano ba yung masarap irigalo ngayong Pasko. Promise. Marami yan, ha? Yung pwedeng irigalo sa ano, yung sa Pasko na phone. Gaganda kayo ng phone sa Cherry Mobile. O nga. Bluetooth speaker, di ba? Yung pocket wifi, mga cellphones. Ano ba bago kong phone? Flare. Ay, ayaw ko sabihin. Magpo-post na lang ako mamaya. Diba? Naka-topless katabi ng phone. Si Sir Howard, Ma'am Jody, nakaantabay. Ayan. Hoy, Sir Howard! Pasko na! Magbabagong taon na! Malapit na mag-Valentine's! Sabi ng grade 1, ganun. Hindi! Parang tayo nagkakape! Pero Merry Christmas! Ito na muna, mga kaibigan, ha? Coming from Zoo. I love this one. Ang awaiting pain in my heart, mga kaibigan. At least pain in my heart, hindi pain in my mood. Galama kayo, mga kaibigan. 832-6171 for overseas and for Metro Manila people. And 1-800-10-100-5683 sa mga nasa probinsya ng Pilipinas pero within the Philippines. Ang oras, mga kaibigan, sa buong kapuluan ay ganap ng alas 11:37, 37 minutes after the hour of 11 o'clock, that's 23 before midnight. Isang maulang gabi, mga kaibigan, sa buong kapuluan. Maligayang bati po sa lahat ng mga binata at mga dalagang basang-basang kwan. Eto ako, basang-basa sa may kwan. Oh, ano yun naman isip? Kulit na tumbang ito. Ay, naku, mga kaibigan. Malakas ang ulan sa labasan. At marami na namang may... at least, mga kaibigan, ano, gumpas yung ulan natin na medyo late na kahapon. Kasi, afternoon pa lang, ano, meron ng pag-uubisa. Pero ngayon, parang ganun pa rin. Pak, tayo ka diya, doong, dahi, doong. Sa mga ano, mga kaibigan, sa mga nakikinig sa atin, lalo na yung mga
naka-antabay online. Sabi dito ni Maria Cristina, oh, Papa Jack, wala bang toll free? Ah, walang toll fee. Wala! Pag nasa ibang bansa ka, tatawag sa Pilipinas, mada... Ano ka? Mura-mura kaya ng charge. Ano? Para sa Shell, ang tawag yan ay charge. Ilang araw na Pasko na, ano? Ah, 16 na ngayon, mga kaibigan. Uy, ilo sa mga talaga nagpariban today, ha? Tapos umuwi ng bahay, naulatan, pak, wala eh. Diba? Ano na? Tus! Ay, may caller na pala tayo. Si Lynn ng Caloocan. Hello, Lynn! Papa Jack. Ay! Ha, bakit ha? Sorry po. Ginakabahan po eh. Ay, sige ho. May gahaw kayo at check-upin ko. Baka may karamdaman ho kayo sa puso. Opo, meron po. Lagnat lang po. Lagnat! Ang gamot po dyan po ay yakapsul. Ang lumang joke nito. Ay, wala naman. Papa Jack, siya yakap eh. Ay, wala? Wala eh. Mag-alaga ka ng monkey. Joke. Bakit? Birthday ko ngayon. Oh, happy birthday. Ay. Oh. Papa Jack, oh. May problema ko. Yan lang. Yung... Huwag natin pag-usapan ngayon kasi birthday mo. Bukas na lang, tawag ka. Eh, nagdasrasal nga ako. Sagutin mong tawag ko eh. Ala, lakas mo kay Lord. In. Ate, pakilakas mo yung voice mo. Ayaw mo ako ngayon pansinin. Dasal na ako ng dasal ilang araw na. Ano naman, gumagawa ka na naman ng kwento. Ano, ayaw kita pansinin? Kausap nga kita. Ayaw kita pansinin? Papa Jack, may problema po ako. O kumalma ka lang, nag-uusap na tayo. Huwag ka nagmamadali. Ilang taong ka na? 34 po. 34 ka na? Opo. May anak ka na? May asawa? Matagal na po hiwalay. 11 years na po. 11 years ka nang hiwalay sa asawa? Opo. Nagka-jowa ka na ba after nun? Sinubukan po pero hindi nagtatagal. Baka kasi binigla niyo. Hindi, Papa Jack. Kasi ang trabaho kasi, yaya, hindi ako makadio. Kaya hindi nila ako naiintindihan. Kaya ngayon ayoko na. Okay, decision mo naman pala yun eh. Nga eh. Papa Jack. Oo. Oh. Happy birthday o anong pag-uusapan? Ano dahilan ng pagtawag ni Lynn? Taka sa Caloocan nga pala. Yeah, kasi yung nagtrabaho sa Binondo. Oh. Tapos babadyak, hindi ako sinahuran. Dapat kay Tulfo ka tumawag. Hindi naman ako makakontakt doon. Anong gagawin ko dito? I-report? Wala naman ako alam sa ganyan. Hindi mo ako matulungan. Ang pag-ibig ang kaya kong gawin. Marami din akong problema, Papa Jack. Teka lang. Ano ba? Daga lang, sweldo ang pag-uusapan. Oh, gaano katagal na gaano katagal yung sweldo ang dapat makukuha mo? 10,000 sana po, isang buwan kasi kambal po yung alaga ko eh. Oh, gaano katagal na nagtrabaho, ilang buwan ang trabaho sa kanila? Ilang buwan po, hindi ko kasi kaya eh. So, magkano dapat yun? 10,000 po, kasi kinausap niya ako, 10,000 daw po ang buwan. Oh, dapat 20 million? Opo. Pero sinahuran niya ako ng 10,000. Pakulang ka? Bakit nga pala umalis sa kanila? Papa Jack, hindi ko po kaya kasi hindi ako makatulog. Ah, okay. Iyak ng isa, iyak na naman yung isa. Ah, hindi kaya na. Dapat talaga tag-isang yaya, ganun. Opo, sana po. Kaso, nagpaalam ka ba na maayos? Opo naman. Tapos, i-ginsay ko po, umuwi ako. Sabi ko, bakit? Kasi... nakikialam po kasi. Yung alin? Agency ko. Ate, hindi pwedeng hindi makialam yung agency. Yan ang dahilan. Bakit ka na? Kasi yung kontrata namin, 8,000 lang, isang bata. Isang bata lang daw. Tapos pagdating ko doon, dalawa. Kinausap ako ng lalaki. Sabi niya, gagawin ko 10,000, dalawa. Tapos yung umalis ako kasi hindi ko kaya ang antok. Hindi po ako sinahuran kasi bakit daw ako aalis? Meron sa... Taga lang ate, ganito ano? Meron ba sa kontrata mo nakalagay na dapat magsilbi ka ng ganito kahabang? Kasi alam ko, meron sa contract yan eh. Opo. O, di hindi mo tinapos yung contract mo din. Hindi ko nga tinapos, Papa Jack, kasi hirap. Ate, hindi kasi pumayro ba ka ng kontrata? Eh, pwede namang umalis pag hindi kaya eh. Pwede hindi ka nakasahod tuloy. Kaya nga, malungkot birthday ko, wala pa magulang. Lahat, wala na.
ako. Sige, ako na muna tatay mo. Halika. Anak. Papadyak. Ako na muna tatay mo. Papadyak naman eh. Inaano ka ba? Oh. Ate, ganyan to ano? Paano mo nasabi nakikilan yung agency mo? Nag-iba na itong programa ko. Naging ano na ako. Papadyak, ikaw lang kasi na maano, masabihan ko kasi marami na akong nilapitan. Oh, pero talaga, ang dapat lapitan mo talaga ang Tulfo. Eh, hindi okay. Naman makuntak, Papadyak, eh. Saga-saga lang. Ngayon daw, ate, ano? Kasi ako, hindi ko sure kung ano nasabihin ko sa'yo. Papadyak, may tanong ako. Ano yun? What is love? Opo. Love is expensive. O, wala kang budget. Papa Jack. Ano? Yung 11 years na kami hiwalay ang asawa ko. O, ate, pakilakas. 11 years na kami hiwalay, Papa Jack. Okay. Tapos, ngayon, tumatawag siya. Gusto niyang bumalik ako, kami ng anak ko. Hmm. Papa Jack, inapi kami doon eh. Inapi kayo saan? Kapatid niya at saka nanay niya, tatay niya dati. O, baka naman nagbago na yung panahon. Mahal pa ba? Hindi, papadyak eh. O, di wag kong mabalik. Tapos yung anak ko, kagabi lang kami nakita sa FB, 11 years na halos. Ah, kagabi mo lang nakita? Opo. Hala. Ede, alam mo kung di mo naman, wag ka mabalik. Pero magpakananay ka kung may pagkakataon. Itin lang po siya, may asawa ni. O, yun ang problema mo eh. Wala ka naman doon na para ano. Hindi mo naman sabay-bay. Ngayon yung asawa ko, babalikin kami. Sabi ko, ayaw ko naman bumalik kasi. O, again, simple lang yan. Ano, Lynn, kung ayaw mo na, huwag kang bumalik. Ganun lang yon. Yun lang yon. Kung ayaw mo na, huwag kang bumalik. Ayaw mo na. O, ayaw ko na. Huwag kang bumalik. O, ganun. Ha? 11 years na. Hindi mo na mali. Alam mo, nalito ako bigla. Anong problema ba? Sahod. Marami, papadyak, akong problema. Kaso ayaw ko na. Paano ayaw mo? Gusto mo pa. Yung iniwan ka ng basta ng magulang mo. Ba't ka iniwan? Marami, hindi ko po alam. Ayaw yata sa akin eh. Hindi mo nakilala yung magulang mo? Hindi po. Yung problema ko kasi trabaho ko ng trabaho. Wala akong isis. Wala akong birth certificate. Pwede ka naman kumuha niya natin, late registration sa ano, NSO. Oo nga po. Kaso, yun na sana pinag-iipunan ko, hindi naman ako sinahuran. Uli-uli ate, ipapaliwanag mo sa'yo yung ano, kontratang pinipirmahan mo. Pinirmahan ko nga, Papa Jack. Kasi akala, sabi mo kasi dito, nakikialam yung agency mo, kasi baka mamaya nakalagay sa kontrata mo, nakapag depende kasi baka nakalagay sa kontrata mo. Nakalagay nga, Papa. Kapag hindi mo tinapos yung kontrata mo, forfeit yung sahod mo. Hindi ko alam eh. Hindi, yan sabi niya 1,000 daw kasi isa lang ang bata. Oh. Ay, pumayag naman po ako. Hmm. Tapos yung pagdating ko doon, dalawa pa lang alaga ko. Kinausap ako ng Chinese kong amo. Hmm. Ya ikaw alaga dalawa. Gawin ikaw 10,000 sahod. Parang Chinese ka na rin ah. Di ba? Parang napa-Chinese ka. Ikaw, alaga aki, dalawa anak. Pero dagdagan ko swido mo ng 2,000. Papadyak. O, ganito ano, di nagpaalam ka na maayos sa amo mo. Opo, pinayagan naman po ako. Pinayagan ka. Siyempre, hindi naman talaga pipilitin ka mag-alaga, lalo't anak nila yon kung ayaw mo na. Nagpaalam ka ba sa agency mo na ayaw mo na? Opo, sabi niya hintayin ko daw yung kapalit. Eh, hinintay ko naman po. Okay. Tapos, hindi ko alam, nag-uusap pala sila ng sahod ko. Ate, mag-uusap talaga sila kasi nag-apply ka sa agency. Opo, kasi nga, ayaw ibigay ng amo ko yung sahod ko. Papaya. Okay. O, bakit, anong sabi sa'yo ng agency? Bakit hindi binigay sabi ng agency ko, ang sinunod daw yung 8,000 lang, yung dagdag, hindi na daw, wala na siyang pakialam. Tama yun, ate. Tama yun. Kasi kami ang nag-usap. Tama yun, ate. Papa Jack, sinabi ko naman sa kanya, bakit kasi nakikialam ka? Hindi sila nakikialam. Jack, nakialam siya kasi hindi niya alam na tinaasan ako eh. Ganito ano, Kaylin. Opo. Ito, ganito ano.
hindi nakialam yung agency mo. Ang totoo niyan, bawal yung ginawa mo. Hindi ka dapat nakipag-negotiate sa amo mo, ate, ng sweldo, di ba? Dahil may usapan sila ng agency kasi negosyo nila yon. Naintindihan ko yung point mo. So wag mong ilalagay sa utak mo nakialam sila dahil yun ang kanilang katungkulan sa sitwasyong ito. Sinabi ko naman sa kanya, tinaasan ako eh. Diba? Oo. Yun nga ang punto rito, ate. Siyempre yung agency ang alam niya, ang sweldo mo 8,000. O naghahanap pa ng 10,000 kulang sa'yo. Eh natural lang nga sabihin siya na agency. Ano ba kaya alam ko dyan? Eh hindi ko alam yan. Hindi ka naman nakikinig eh. Kinig nga ako eh. O di, happy birthday nga. Papa Jack, wala nga ako handa. Wala nga ang ayawang ko. Alam mo, kumpara sa ibang ano, may birthday, maswerte ka pa rin. Bakit ako maswerte, Papa Jack? Lahat na wala sa akin. Akala mo lang ate. Kumpara sa iba, sa mga, sa totoong walang wala sa buhay, mas marami ka pang meron. Wala, Papa Jack eh, kasi wala akong puntahan. Magpahinga ako, wala akong pupuntahan. Saka nakatira ngayon? Dito, sa amo ko. Nagbumalik ako yung nasa Hong Kong. O, di, ibig sabihin may trabaho ka na ulit. Oo nga po, pero gusto ko sana. Ah, kulang. Hirap. Anong gusto mo? Wala na, Papa Jack. Anong gusto mo ba? Ano ba ang... Papa Jack, panawagan na lang ako pwede. Yan. Kanino? Sa magulang ko. Alam mo pangalan? Hindi. O, paano yan? Sabihin ko lang na hanapin nila ako. O, sige. Ang magulang ko, sana hanapin nyo naman ako. Matagal na ako nag-iisa. Marami na akong naranasan pang-aapi. Please naman. Teka lang, may tanong ako sa'yo, Lynn. Ano? Okay. Ano ang probinsya mo? Saan ka lumaki, by the way? Romblon po. Ah, sa Romblon. Po. Ayon so, sa pagka... Maliit pa po ako na ano. Maliit pa nga pong may kumabukop sa akin. So, okay, ibig sabihin, ang roots mo ay galing sa Romblon. Opo. Doon ka, kailan ka pa nasa Maynila? Tagal na po. Nung 20 years old ako po. Ah, matagal ka na rin dito. Ang kamag-anak mo na kinagis na nasa? Wala po. Wala po. Yung kumukup sa'yo ate, ano sabi nila? Saan ka? Ibang tao naman yun. Nakaranasan ko pang apihin doon, Papa Jack. Kaya umalis ka doon? Opo. Wala kang idea ng totoong pabilido mo? Yun lang po, yung ano, Jocelyn Mendoza daw ako. Mendoza? Opo. Ito ay pangalang ibinigay sa iyo? Opo. O ito yung pangalan ng ano, ng pangalan mo talaga bago ka kinupkup na nagkupkup sa iyo? Opo. Ang gulo. Opo, Papa Jack. Hindi. At ka ba galit lagi? Ako pa may kasalanan. Oh, sorry na. Birthday mo. Ikaw lang ang bida ngayon. Hindi. Ano yung Jocelyn Mendoza na yan? Pangalan mo yan na totoo? Sabi nila, Jocelyn Mendoza daw ang pangalan ko. Kasi daw, ewan ko kung saan nila nakuha. Baka naman binigay. Ilang taon ka daw nung, ano, nung binaampun ka? Sabi niya, nakita lang daw ako, Papa Jack eh. Nakita ka lang saan? Hindi ko alam. Hindi mo na tinanong? Hindi, kasi mahirap kasi tanungin Papa Jack eh. Ang pangit kasi ang ugali. Pero ilan taong kanilang inaruga? 1 year old yata. Hanggang ilan taong ka na umalis ka sa kanila? Hanggang 18. O, di ang tagal mo rin sa kanila. Opo. Oo, alam natin may tambo ka, ano, may sama ka ng loob, parang feeling mo na maltrato ka, pero ate, halos 2 dekada ka naman nilang inaruga. Oo, Papa Jack, 2 dekada nga, pero sobrang hirap ko din naman. Tapos, yun, pinagkanulo pa nila ako, kaya ako may anak ngayon. Paano pinagkanulo? Pinarip, ganun. Ay po, ay sorry. So you've been through a lot. Hindi, Papa Jack, hindi ko nga alam ang magulang ko, walang magtatanggol, kaya yun. Ate, huwag mo isipin, may mga polis naman tayo para magtanggol. So, pero ganda gawin natin, ano, Lynn? Opo. Alright, alam ko na
parang ang dating ng masasabihin ko sa'yo ate, parang walang sense, ano? Opo. Pero yung sinasabi ko sa'yo kanina na kumpara sa iba ate, maswerte ka pa kasi ikaw kahit pa paano meron. Ang totoo niya, madiskarte ka sa buhay. Tama, meron ka pa rin bubong sa iba, di ba? Natutuluyan, meron ka pa. Kumbaga, nagagawang pa yung mga bagay na hindi nagagawa ng talagang walang-wala sa buhay. Pero normal sa tao, maging malungkot tayo. Right? Ah, alam ko, Lynn, na mahirap maintindihan na swerte ka pa. Kasi parang, paano ko naging swerte, Papa Jack? Eh, ang lungkot-lungkot ko, no? Kaya lang alam mo... Ang dami kong karanasan, ang dami kong kabiguan. Pero alam mo, Lynn, ganito... wala na tayong magagawa kahit na maglungkot-lungkutan tayo o malungkot tayo ng husto o pag-usapan natin, di ba, panghabang buhay ate, kung gaano kahirap yung pinagdaanan mo, wala na tayong magagawa para mabago pa yon. Wala na, pwede mo na lang gamitin yung mga napagdaanan mo para lumakas ka, para maihanda ka, di ba, sa iba pang pwede mong harapin sa buhay. Other than that, ate, di ba, life has to go on. Tutuloy ang buhay at nasasaya natin kung, di ba, kung haharapin mo ang buhay ng ganyan yung attitude mo or ilalagay mo sa utak mo na napagdaanan ko mahirap, gusto ko namang sumaya. Kasi Papa Jack, kung siyempre maalala mo rin sila. Oo naman. Na ganitong birthday ko, lagi na lang nag-iisa. Buti nga, binigay ni Lord si yung anak ko, nagkakilala kami sa FB lang. Ay, hindi pa nakita ng personal. Apo. At asan siya ngayon? Nasa Pasay daw po. Oh, ba't di mo dalawin? Papadya ko, wala pa akong pera ngayon. Wala pa amo ko, nasa Hong Kong pa. O pagbalik? Pagdating. Pagbalik, dalawin mo. Nga. Hindi ko alam, ano, ganito, ano? Jocelyn, tama ba? Apo. Kung anong may tutulong ko sa'yo. Pero kung gusto mo lang kakwentuhan, eh, game ako dyan. Tara, kahit hanggang alas 5 tayo. Pachak lang. Hindi kaya nga, ano bang, wala na ako may tutulong sa'yo. Alam mo, tagal-tagal na pumunta pa ako doon sa, ano mo, yung pista ba yun? Sigaw pa ako ng sigaw doon, I love you. Anong piyesta? Kailan ako nagkaroon ng sariling piyesta? Sa Pasay, yung... Tagal na kasi yun eh, hindi ka pa nakakasal nun eh. Ay talaga yan? Ang yami ko pa nun, no? Tapos ang sabi ng mga bodyguard mo. May bodyguard ako? Malalaking katawan, no? Naku, si Mayor yun! Wala akong bodyguard! Sabi sa akin, hey Papa Jack, I love you. Uy, wag kang mag-I love you sa kanya kasi ikakasal na yan. Sabi? Opo. Loko yun ah! Ayaw mo, pag nakita ko yung malaking katawan na yun, ate, isasampay ko yan ng basa! Sabi ko, please naman, papasukin mo ako. Gusto ko mayakap si Papa Jack. Sabi, hindi pwede. Sabi niya, papaluin kita dyan eh. Ate, wag ka na magtanim ng sama ng loob doon. Ano ka ba? Wala naman, Papa Jack. Kinikwento ko lang, idol kita, no? Actually, idol ko rin sarili ko, dalawa tayo. Kuminta ko ng comment sa'yo, hindi ka naman nagre-respond. Saan ka nag-comment? Baka naman account mo rin yung kinakomentan mo. Teka lang. Ganyan na doon. Huwag natin mag-usapan ang lulungkot na bagay. Mag-usapan natin masasaya. Papa Jack. Oo. Patugtugan mo lang ako, Papa Jack. Nang? Ikaw. Ikaw, yan, ang pag-ibig na hinintay. Pero hindi pa siya dumating eh. O di wag muna pala yun. Eh, paborito ko yun. Ang i-play natin yung baka ikaw. Yan na lang, baka ikaw. Ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng kahit tagal. Anong lyrics? Hindi ko alam. Kaya kay Yeng, sinisira ko yung kanta niya. Ano pa gusto mong gawin? Wala na. Wala naman akong ano. Sabi mo, wag nang bumalik. Di, wag na. Ako nagsabi? Ikaw nag... Ang sabi mo kasi, hindi mo na mahal. Eh, di sabihin ko, wag kang bumalik. Hindi ko naman siya minahal. O, di, wag kang bumalik. Hindi ako nagsabi, ate. Ini-interpret lang kita. Kasi siya yung sumira ng buhay ko, Papa Jack. Ate, wag...
palayain mo na yung galit. Oo nga, wala na papadyak. Agad-agad? Pagkasabi ko, wala yung nagalit, Ning? Wala na, noon, grabe, ngayon wala na. Kailan ba darating yung ama mo galing Hong Kong? Ano po, sa Linggo. O, malapit na pala. Opo. Makipag-communicate ka sa anak mo ha, para ano, magtuloy-tuloy yung ano. Okay. Ape-apo ka na doon. May mapagkakaabalahan ka na, loko. Papa Jack, bakit naman ako? Didede ka ba? Tawag ka ng tawag sa... Papa Jack, oh. I-add mo naman ako. Ha? I-add mo naman ako. Saan? Ipi ko. Sige, mamaya, hanapin kita. Thank you, Papa Jack. Bye-bye. Huwag muna ta. Gusto pa kitang kausap. Bakit mo ako gusto ang babaan? Mamaya, pagalitan mo na naman ako eh. Hindi kita papagalitan. Kanina nga. Ayaw kitang kausap. Pinipilit mo ako. Ngayon gusto ko na. Ayaw mo na. You're so unfair. You're unfair. Papaya, hanapin mo ako. Hanapin kita. O, game. 1, 2, 3. Game. Okay, add mo ko. Yung na Papa Jack, matagal na kitang idol. Idol ko rin si Papa Jack. Sino bang hindi mag-idol din? Ang galing-galing yan. Kahit sa pus na lang sinis. Hindi kita marinig, uy. Papa Jack. Ano ba? Nakaka-strays. Papa Jack. Nai-strays ako. Papa Jack naman ang sama ng pakiramdam ko. Bakit? Trangkaso yata ako eh. Sabi ko na sa iyo eh. Ganyan ka pa. Buti na mo, nagkatrangkaso, kasalanan ko pa. Pasensya ka na, ako talaga ang dahilan ng lahat. Papa Jack. Natawari, ay ano? Pwede ako, may sasabihin lang ako, Papa Jack. Ano yun? Yung kahapon kasi nagbiyahe ako. Punta saan? Puntang dito, sa Caloocan. Saan ka galing? Kainta. Ang ginawa sa Kainta? Doon ako nagpahinga konti, ilang araw. Sino ang taga-Kainta? Kaibigan ko. Siya. Lalaki o babae? Siyempre, Papa Jack, babae. Kung baka siyempre ka naman, bakit masama magkaroon naman lalaking kaibigan? Wala nga eh, walang nagkakagusto eh. Baya? Akala mo lang wala, pero mewan, mewan, mewan! 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 Papa Jack, baka makatulong ako sa iba. Anong gagawin natin? Kasi, sa Quiapo, hirap na hirap na ako sa dalako, bag, basang-basa ako. Oh. May lumapit na tao, sabi niya, "Hi, miss," sabi niya sa akin. Oh. Ako pala si ganito. Oh. Hindi ko siya pinansin, sabi ko, ayoko nga. Ganda mo, oh. Tapos? Hindi, papadya, kasi maraming modus ngayon, no? Sabagay, oh. Mamaya, mahawakan ka sa kamay, mawala na yung ano. Kamay mo, di ba mawala na? Oo, diba? Tapos, magyan ako sa LRT. Mm. Punta ng monumento sana. Ay, sabi ko, ate, ano monumento? Eh, kinuha naman niyang bayad. Pala, punta ng Baclaran. Tapos? Pagdating sa Baclaran, sabi ko, ano to? Sabi, Baclaran to. Baclaran ba to? Hindi monumento. Hindi, Baclaran to. So, balak may kwento, ate, yung ano, eksena sa jeep. Ha? Dapat pala ito, ang kwentong ito ay pinamagatang eksena. Papa Jack, sinishare ko lang ang naranasan ko eh. Okay, okay. Sorry na, maganda magalit. Ay, dapat yung mga, di ba, yung binabayaran mo, dapat sabihin niya, hindi tumunuminto, punta tong Baclaran, di ba? Kaya mo, ipapakalat sa ano, presidente ng Toda, ha? Tapos, magdating ko na naman doon sa Baclaran, Papa Jack. Sabi ko, ate, saan ba dito yung ano, yung biyahing monumento? Oo. Tapos, wala. Sabi ng ano, may nakasabay akong lalaki. Sabi niya, gusto mo samahan na lang kita. Ganda mo, ha? Papa Jack, medyo matanda na yun. Pero, baka naman nagkakawang gawa lang. Oo nga po. Sabi niya, parang nalilito ka na kasi. Parang ang sama kasi ang pakiramdam ko. Oh, kasi ang Baclaran natin ay nasa kabilang side ng monumento. Dulo-dulo ng LRT yan eh. Oo nga po. Kasi nalito nga po ako kasi ang sama ng pakiramdam ko. Basang-basa pa ako. Buti naman okay ka na ngayong gabi. Ngayon, uminom ako ng gamot, Papa Jack. Tama yan. Yun, Papa Jack. Pag masakit ng kasukasuhan, dulot na ito ng kaso, alaksan FR. FR, tama. Galing ka pa. Ako talaga yung ganito mag-endorse, eh. No?
Laksan FR. Oo nga! Laksan FR. O bakit? Tapos pagdating namin doon, sabi ko sa guard, ati saan ba yung ano, yung puntang monumento? Sabi ng ano, nung lalaki. Guard, paki-assist naman, parang nawawala yata siya. Hmm. Aba, Jack. Anak. sana marinig ako ulit no ng lalaki na yun. Oh. Maraming salamat sa kanya. Ang tawag dyan ay a good Samaritan. Paman siya. Yun, nakarating ako ng mabuti dito. Papa Jack. Teka lang, andin si Papa Noli. Wait. Noli Di Castro, Papa Jack. Hindi, iba si Sir Noli Di Castro. De La Cuesta to. Parang malapit lang din. Oh. Papa Jack. Anak. Hirap naman. Oo nga, ako din hirap. Gusto mo? Papa Jack? Oh, bakit? Sige na, Papa Jack. Bye-bye. Alam mo na. Mag-Star City kayo ng anak mo sa January. January? Oo, January. Papa Jack, natatawa nga sa akin yung amo ko eh. Sabi ko, gusto mo mag-Star City ba kayo ng anak mo sa January? Wait lang, Papa Jack. May dagdag ako konti lang. Okay po. Natatawa yung amo ko. Sabi niya, kita kayo, tapos bilahan mo ng regalo. Sabi ko, ma'am, doon pa nga ako naghiram ng pera para may panggastos ako eh. Sino daw ang hiram mo na ano? Doon ako nang hiram sa anak ko. Galing. Diba? Hiram Pinay naman, nakakatawa ka pa rin. Ganun talaga. Oo nga, papadyaw, pero tumutululuha ako eh. Hindi. Ang gawin mamaya, kumuha ka ng suklay, yung brush, yung pabilog. Di ba dalawang klase ang brush, yung palapad at pabilog, yung... Tapos kanta ka sa harap ng salamin, tapos gawin mo mic yun. I-video mo, tag mo. Kanta ka ng ano, saging lang ang may puso. Ha? Ay, Lynn! Oo. Oh. Manawagan. Sa lahat po na nakakakilala kung sino mo ng tatuwang kamag-anak ni Jocelyn Mendoza, yung kanyang nanay at tatay, gusto po niya makita. Opo. Ayun. At teka lang, gusto mo mag-Star City sa January? Opo. Kayo ng anak mo? Opo. May anak na siya? Wala pa po, bago lang. Nag-asawa na sila? Nag-asawa na siya? Opo. O, di sino kasama? Ikaw, tsaka yung anak mo, tsaka yung asawa niya? Opo. May kasama pa po ako dito. Wag na yan! Papa Jack, kawawa naman. Hayaan mo siya! Papa Jack. Papa Jack. Problema ko pa yan? Hindi. Pasko naman, Papa Jack eh. Hindi na pasko sa January. Papa Jack, gusto kita makita, Papa Jack. Wala ako sa Star City, hindi ako doon katrabaho. Celebrate you ako. Papa Jack, sige na. Ilang kasama mo dyan? Isa lang. O di apat na. Tagaluto ka. Abuno pa ako naman. Bunado pa ako dito ng 1,000 sitting yun. Sige, ganito na lang gawin natin. Bigat ang apat na tickets. Oh, thank you. Papa. Apat na ride all you can tickets to Star City. Oh, Papa Jack, thank you. Oh, diyan ka lang sa kabilang line, ha? Opo. Kakausapin ka ni Richard. Opo. Kukunin niyo yung cellphone number mo, at saka kukunin mo yung... Teka lang, mo sinanak ng Dokwa talagang buhay ito, ate! Hindi ko naman kaya magsalita kapag tawag ka lang tawag sa akin. Oh, sige na nga. Ayan na ba yun? Kakausapin ka sa kabilang line. Kukunin niyo yung number mo, kukunin mo yung number niya. Magdetext ka sa kanya kung kailan mo kukunin yung... Opo. Yung tickets mo, okay? Huwag kang darating lang na hindi ka nagkasa... Hindi naman nakikinig doon. Ay, dal-dal naman na yun. May sinasabi ako, ayaw mak... Nakikinig po ako. Kunin mo yung duct tape ko, Richard. Eh, the duct tape ko yung ano. Yung bibig ko na ako na tumigil dito. Tama lang. Ako pa ba? Sorry! Pinibigyan ka na ang ticket, ayaw makinig. Babawiin ko na. Hindi, napapanjak. Nakikinig ako. O, diyan ka sa kabilang line. Aantayin mo si Richard. Nakausapin ka. Apo. Alright? Apo. Kunin niyo yung number mo. Kunin mo yung number niya. Huwag kang... Kailangan magsabi ka sa kanya kung kailan ka darating para makuha yung ticket mo. Huwag kang basta lang darating.
Opo. Nang hindi nagpapasabi kasi pag dumating ka, di ba? Nang hindi nagpapasabi, wala kang makukuha ang ticket nga. Opo. Okay, kasi yan, dapat na red star dyan. Naintintindihan mo. Opo. Naintintindihan mo. Aja. Oh. I-add mo. Oo nga. Parang pag nakita na tayo, ha? Opo. I-add kita, ha? Basta magpapakita ka, Papa Jack, ha? Oo. May malamig na hangin, amoy bulaklak, pabango ng... Tapos may umuungol, di ba? Tsaka kukurap yung mga ilaw. Sabihin ko sa'yo, Jocelyn, tulungan mo ako. Ah, okay lang, Papa Jack. Nandito ako sa loob ng kiyawa. Yan, ha? Mamultuhin dito. Kaintindihan mo. Opo. Basta ikaw, Papa Jack, kahit saan susundan kita. Wag naman, de. Paano pag nagsigar ako, maaamoy mo? Ako ang ano, maghuhugas. Ala, ano, tama na nga itong usapan na to. Sige. Diyan ka lang, huwag mo pa yung telepono, ha? Opo, opo. Alright, sige. Apat yun, ha? Opo, thank you, Papa Jack. Thank you din. Mga kaibigan, nalungkot ba kayo? Nalungkot ako sa ano, mga kaibigan, ha? Sa kanyang life story. Kailangan niya magka-love life yan. Para sa mga. Minsan nakakasaya ng buhay yan, di ba? Alam niyo ba yung kantang ano, the best thing that ever happened to me? Alam niyo po yun? Oo, oh, alam mo, may edad ka na, eh. Di ba? Tignan ba, tanong, alam niyo ba yung ano, the best thing that ever happened to me? Hindi, okay tanyo kasi bata pa kayo. Ganun talaga. Diba, ang mga kantang alam natin napapanahon sa mga sa ating henerasyon. Maganda kaya yun. Ah, teka lang ha. The best thing that ever happened. Ano spell yung happened? Yan. Ihanap ko lang. The best thing that ever happened to me. Kit-kit kaya nun. Eh no? You're the best thing that ever happened. Lyrics. Sino kumanta? Hindi ko mahanap. Na, you're the best thing that ever happened to me. Kit-kit lyrics niyan. Walang kinalaman sa kwentuhan natin pero gusto ko lang ano, usapan. I-play natin. Ano lang, chika-chika lang. You're the best thing that ever happened. Pag may yunasar ka na, palitan mo na yung lyrics, diba? Sabi mo, you're the best eh. May iba lang. May mga bisita kong mayayaman dito ah. Hello po. May mga nakiki-aircon dito. Lakas na ulang, kiki-aircon pa kayo. Saan naman mag-review natin acoustic to Richard? Diba? Sabi niya, I have had my shares of life's ups and downs. Hala, bakit may up and down? Anong ginagawa nila? But fate's been kind. Diba? The downs have been few. And I guess you could say that I am lucky. And I guess you could say sa mga may edad na buhay tayo. It's all because of you. If anyone should ever write my life story. Ito yung part na favorite ko yun. For whatever reasons there might be, you'll be there between each line of fame and glory. Kinikilig ka na, no? Cause you're the best thing that ever happened to me. Lord, there have been times. Hindi ko memorize eh, sorry. May mga ano, may mga mayayaman sa taga-Kuwait.
Cavite. Ang gagawin ko ngayon. Ay, maganda kanta para sa kanya. Napalagi ko na yung anak kanina. Umpisa na show. Hindi lang ka sa mundong ito. Alam mo, nagpunta ka ng Vietnam. Narinig ko yung kantang yan. In Vietnamese. Oo, ganun siya kasikat. Naglalakad-lakad kami sa ano, dun sa Vietnam. Gabi. Habang hawak ko yung 1 million ko dun. Kasi yung pera nila, pag ginanpart mo yung pera natin, magkakamilyon ka talaga. Ganun yung ano yung bilangan. Oh. Ang isang mineral water nga doon, 60,000. Eh, yung pera nila eh. 60,000. Diba? May narinig ko yan. Sa nagiinuman sa kalsada, yung kantang anak. Galing. Ano kaya sa Vietnamese ang anak, no? Ayokong problemahin. Basta alam ko yung Tagalog version. Okay, no? Hey, ngayon sa Cecil Tolentino, Lisa, Odessa, Badet, Vincent, Mavic. Ayan, Kuwait. Talaga Kuwait, ha? Mabati nga ngayon gano'n. Bago tumuloy. Dami nakarelate sa Pinas ko kanina. Ang nakalagay lang ay, mag-reply ka na, kunyari ka pa, teka ka, lol. Walang katotoran yun. Ang gusto natin, di ba? Ay, nako. Teka na, isingit ko na mabati ko dito, mga kaibigan. Eto, nain ko. Okay lang yan, panalo ka sa puso ko. Bakala ka, di walang contest. Tumigil ka. Pagkat naman, si Jalaika Candao. Nakantabay ngayon. Si Michael Ryan Mersenne. Or Mersenne. Depende kung saan bansa ka na andong ngayon. Mabati kami. Gabi-gabi, basta nandyan ka, andito lang kami. Ang gulo nun. Tropang Papa Jack ng Taiwan, Reggie, Michael and Company. Si Neng Pacheco. Ligayang pakikinig po. Papa Jack, mabati naman. Asawa ko si Daff. Binabati ko din ang isip, ano? Ang isip at Leonardo Luperio family. Ayan. Ano to? Hindi kami nilalamig kasi. Brr. Anong judgment to? Anong mas ganila lang? Ba't ganyan ka mag-ano? Papa Jack, paano mo re-replyan kung hindi ka pinapansin? Kung ano? O, hindi para sa yun yung ano, tinweet ko, tsaka yung ano ko. Kasi feeling mo nakakarlik ka lagi, wala ka naman love life. Ganyan tayo, magdaya ng ano, di ba? Nang, ano ba yung mga romantic film, no? Oh my God, relate ako! Hashtag relate ako! Wala kang love life, boy! Ambisyosa ka! Paano ka nakaka-relate? Dami nakastrap ngayon, no? Dami, no? Mabenta ang telang yan, ha? Ang sakit naman sa puso, yon iyak ni ate, Papa Jack, sabi dito. Yung tipong single ka, Peru. Anong Peru? Nadadala ka sa story niya. Ayan. Yun, di ba may pag-defend, oh. Single daw siya. Eh, di ikaw na magaling. Wow. Nag-PM sa akin. Papa Jack! Si Michelle! Pa? Ano to? Ah, present ako. Request naman. See You Again by Charlie. Gusto mo nung kanta, bili kang CD mo. Or, nais naman ako, antay mo ma-play. Itong kantang yun, no? It's been a long day without you, my friend. Oh, mataas na yung part na yun, kayo na lang. Papa Jack, kakibati ng kababae ko ngayon nag-aaway. Nilakasan ko ng volume ng radyo para hindi ko marinig. Wala kang, wala. Maririnig ko pa rin yan. Tsaka masarap kayo makinig sa away ng kakibahay. Diba? Suddenly, lahat na nakikita mong senyales, di ba, pag nakikita mo sila, it will make sense. Ah, kaya pala sila, ano? Ba, pag nag-away, lalabas lahat yan. Kaya pala, hindi umuwi. Tinan mo na, ganon. Kaya, makinig ka na lang dyan. Ako yung hinaan mo.
Eto, si Priscilla. Mabati ng pinsan ko, si Erickson Tan. Sabi ko sa kanya, mag-work ako sa inyo pero ayaw niya maniwala. Ayan. Sino sa'yo mag-work ka dito? Sino sa amin tatanggalin mo? Ibangan yan. Ikaw nalamigan ka sa bagang. Narigo, na to. Hi to Santiago family. Ate Tintin, si Mama Nida, Papa Pete, and Peter. Hi din kay Kuyang Guard. Haha. Sabi ni Maggie. Sarcastic ka. Alam niyo bang gusto ko na umuwi? Pero magagalit kayo. Bakit, nanay kita? Ginahan niyo pa ako. Ang kulit ko, ino para kong tanga. Ano ba lakad ko, mga kaibigan? Uy, 21, mga kaibigan, wala na ako sa area. O, baka mamaya, ano pa kayo, ha? Ano pa, tawag nito, magalit pa kayo. 21, wala na po ako sa area. Okay? Ang balik ko ay unang Lunes ng 2016. Every year, yeah, meron kami tinatawag na arrest. Okay? Although nandito ako sa office, pero hindi ako i-area. Huwag na kayo bumunta. Papasok ko na kapambahay lang ako. At ang pambahay ko sa bahay namin ay lawlaw na brief, kaya huwag kayong pumunta. Makikita niyo ako nakasuot niyan. Hindi ako kong tawa na. Naniniwala ko lahat tayo may maluwag na panty at brief sa lagayan. Magkaanuan. Tama? Meron ka maluwag na panty sa lagayan, hindi ko tinatapon? Huwag ka nga. Huwag kang ano dyan. Huwag kang plastic, boo. Lahat tayo, kan? Hoy, Megan! Survey! Naniniwala ko na lahat ng tao ay may maluwag na underwear na sa ano, nasa lagayan, hindi tinatapon. Di ba meron ka, di ba? O, kita mo. Yuck, ew, ako wala. Ako lang actually exempted dito. Huwag niyong kayong basahan yung mga ano, maluwag niyong ano, brief sa kapantin. Diba? Ang hawak ng kaldero, ang pusa kakain kayo, ang hawak ng kaldero, brief. Kami nabati din yung mga ano, ha? Yung mga kabatch ko na nung panahon na uso yung brochure ng Avon, Sara Lee, tsaka ano, sa bahay nila, tinatago nila pag summer collection ng mga bra. Ay, bra, da, hindi maganda. Hindi ko ginawa! Nagkaalaman na. Nakita ko lang yung pinsa ko binabasa sa gilid ng bahay namin. Eh, nakibasa na ako. Sabi ko yun dyan, ha? Pagtapos mo, mabigyan ko sa akin. Tingnan ko lang kung may kasa sa akin. Gulo nyo. Ito na, play tayo ng kanta. Ngayon yung malungkot ang show natin, eh. Mga magandang kanta na. Justin Bieber na naman. Pero pwede. Tapos mag-wrecking ball. Justin Bieber. Nagbabalik ang karir ng lolo mo, no? Justin, hindi mo siya nawalan actually. Tapos mag-play tayo ng yung madamdamin. Halimbawa, ang madamdaming kanta ay Uptown Funk, yan. Bang bang, mga ganyan. Siyempre hindi yun, ano ba? Mamaya na yun. Love Yourself. Wala kami nung hello ni ano eh. Nasa hiraman niya si D. Hello ni Adele. Naka-batchmate ni Taylor Swift, ayun yung maniwala. Magandang kanta dyan. Flashlight na lang tayo. Pwede, no? Flashlight, yan. After ng flashlight, mag-play tayo ng Uptown Funk, yan. Uptown Funk. Just been living in an Uptown Funk. I guess you never had an Uptown Funk. I guess your mama never Uptown Funk. That's what I tried on the Uptown Funk. It's been, kaya mo tapos yung kanta ng ganyan. Maraming ganyan kanta, di ba? Kantang You Are My Song. Alam niyo ba yun? Hanggang matapos yung kanta, pwedeng You Are My Song lang. You are my...
You are the song. 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 Hanggang matapos. Okay, okay na. Halimbawa yung ano. Wala ka bang napapansin? Ulitin mo lang. Wala ka bang napapansin? Oh, game. Sa pa. Wala. Kumakanta na kayo, ano? Makikita kita, oh. Yung ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Pero huwag mong gawin, ha? Mukhang kanta nga pag ginawa mo. Papa Jack, kamusta ka na? Okay naman, nagtanong ka pa. Kamusta na po si Indang? Naalala niyo po si Indang? Walang niya, buti pa yung sumikat. Ako hindi. Ang daldal ko, baka mawalan ako ng karo sa ginagawa ko, mga kaibigan. Uy, Merry Christmas, ha? Nag-celebrate po ng ay, may susumbong ko sa inyo. Para kampihan niyo ako. Ganito yan, oh. Alam niyo ba, nagdiwang ng Christmas party yung aming kumpanya sa may LU Theater. Siyempre, ako naka-duty. Ako, call of duty yan, eh. Diba? Oo, oh, naka... Pero talaga may party kami. Nagdiwang kami ng Christmas party. Company, party namin. Tapos, eto mga kasama ko sa station namin. Sila lahat umatend. Okay lang naman. Pero nung nagkakwentuhan sila, dito pa sa tapat ng booth, hindi na nahiya sa akin. Ang saya-saya pa nag-uusap sila kung ano nangyari. Hindi na ako nakasama. Iniinggit niyo ba ako? Ang ginawa ko, naglabas ako ng samurai. Umalis silang lahat. Hindi ko ginawa, ano ba? Ito na mga kaibigan, ang daldal ko. Kaya na ba ako nagpapaalam para mag-play ng kanta? Ayokong tumigil. Alright, mga kaibigan, here we go. The music of Justin Bieber sa kanyang awitin, Love Yourself. For all the time you rain on my parade. Ako na nakakanta. Uy, batiin ko lang na maligayang pakikin lahat ng mga dalaga na niniwalang maganda sila bagong gising. Anong tripiyante? Di ba, may paniniwala mga Pinay na ang totoong maganda, makikita ko bagong gising siya. Ang tanong, bakit ka nandun nung gumising siya? Anong ginawa niya magdamag? Di ba dapat wala ka nung pag-gising niya? Di ba ano? Masyado kang ano ka dyan eh. Nainggit sa ano mo dyan eh. Uy, binabati ko mga kibigil lahat ng Pinoy sa Kuwait, ha? Na ano, kulang na isang member ngayon. Dito po isang member ng Minions. Nasa Pilipinas. Oo nga, si Mavic. Yung asawa po niya, sir, yung business ba? Ay, nako. Dito naglalakwatsa, ho. Sabi niya, stay put ka lang daw. Tapos, ano pa, ho? O yun lang, wala daw. Eleven years na mag-asawa. Sino? Kanino to? Masalimuot to. Ang basa eh. Ay. Uy, mga kaibigan, ha. Sa Sabado at Linggo, nasa Paddy's Point po ako. Pero alam nyo ba, kanina sinabihan ako, sinabihan po ako ng aming, ng bossing na sa Christmas party ng family sa bahay, ako mag-host. Oo, oh, Brad. Bahay ni boss. Naya pagkain dun. Ow! Naya pagkain dun. Sinabi ko na eh. Mag-uwi po ako, mga kaibigan. Mga 2 kilong tahong gano'n. Walang kakwenta-kwenta ginagawa. May caller ba? Hello? Hello? Wala dito. Yo po. Sino pong hinahanap nila? Si Papa Jack. Ay, nagsimba. Pangalawang araw simbang gabi. Maulan po, maulan. Maulan? Masarap matulog. Ay, ganyan ka. Buya, pakilakas yung voice. Okay po. Wala ka namang ginawa, okay po. Lakasan mo na.
Hello po, Pajak. O yan. Rodel ng Caloocan. Saka sa Caloocan? Angono po, Angono Rizal. Ah, Angono. Opo. Ah. Nilagay kasi ni Richard dito, ba, Bulacan. Saka sa Angono? Sa Arbimar. Anda? Arbimar Homes po. Artimar, sa pasa yun, Artimar, ha? San Isidro po yung family. Bakit hindi kita kaanang marinig? Arbimar po, babayak. Ano yun? Arbimar. Arbimar? Opo. Okay. Anong trabaho sa buhay? Ano po ako, driver po. Ah, driver. Oo. Opo. Ano unang ginagawa pag magda-drive na? Well, sasign up na cross po. Tapos? Tapos, bubuksan ko pa yung kotse. Ah, sa labas ka mag-assign of the cross. Parang weird yun. Dapat pag nakaupo ka na, bro. Papasok ka pa lang. Eh, di parang simbahan ang dating ng kotse. Pwede po, kahit siya, basta po maalala ko na. Okay, sabagi tama yan. Di ba, meron tayong, kumbaga, usal ng kaunting dasal. Huh? Oo. Tapos, anong ginagawa? Anong ginagawa kapag, ano, kapag nakapasok sa kotse? O, dali. Ano? Tingin sa ulan. Tingin sa side mirror. Okay. Tapos? Then start. Tapos? Paano ano? Handbrake. Pagkatingin mo sa side mirror, anong susunod? Start po. Antay ko yung sasakay. Ah, okay. O tapos? Yun. Yun lang. O, may lisensya ka na. Meron po. Hindi, binibigyan ng akit ha. Meron na po ako, Papa Jack. O, di sige, ikaw na. Di wow. Congratulations. Ano bang dahilan ng pagtawag ni Rodel? Ano, Papa Jack, may ano yun po sana. Kasi po ano yun. Rod, bakit ka ba hinanam? Pwede bang ilabot? Naka-headset ka ba? Hindi po. Hindi po naka-headset. Naka-earphone? Cellphone po gamit ko eh. Ah. Ano lang, mintayin mo lang malakas ha. Okay po. Kasi pag inulit ko pa na ano, lakasan mo, ngat-ngatin na lang kita. Baka ngat-ngatin na kita, Brad. Okay. Game, oh. Ano problema? May ex po ko na halos 2 years na po kaming break. Pero parang, ano, siya parang po talaga. Parang bakit nag-girlfriend ako na ito eh. Kasi parang yung, hindi ako masaya. Masaya oh. Talaga. Ba't ba kayo nag-break? Ano po, dahil lang po na, ano po ka sa kanon, na-aksidente po ako sa, motor, dati. Saan ka, di kita ka, saan ka na-aksidente? Sa motor po. Okay. Tapos, ayun po, parang nagulo na po lahat, tapos, parang wala na, yun na sa, kasi po ako yung nagpa-aral niya sa charge. Tapos po ang nangyari. Brad! Parang wala na po. Brad! Hello po. May computer kayo sa bahay? Computer? Oo. Wala po eh. May malapit na computer shop. Meron po. Punta ka doon, mag-rent ka ng computer. Tapos, magbukas ka ng email. I-print mo to, ha? Padala mo sa akin. Ay. Ipadala ang iyong kwento sa pamamagitan ng koreyo. Lagdaan. Ilagay ang pangalan. Laki pa ng 200 piso. Kung hindi, hindi ko papansinin. Lato yung pera. Lato yung pera. Kasi wapa dyan, ano? Gusto niya pong mag-aaral. Eh, matas po kasi yung pangarap niya. Eh, gusto po siya pag-aaralin ng tito niya. Pero may condition po niya. Wala pong boyfriend. Pinili niya yung pangarap niya. Opo, eh, nagpaalam naman po siya sa akin. Una po parang ayoko naman po. Dahil po alam ko po yung kasi niyang mangyari sa buhay, makatumis sa magulang niya. Pumahigit po ako eh. Pero nag-promise po siya sa akin na pabalik po siya. Na sana pagbalik niya, ipag okay na daw po yung lahat, andito pa rin daw po para sa akin. O di yun pala eh, di antay mo na lang. Kahit maputi. Pero na ang mata mo. Ikaw ba, may balita ka sa kanya mula na maghiwalay ka? Nagka-boyfriend ba siya?
Meron pa, but ano? O, di ibig sabihin, joke lang yon na ano, pinili niya pag-aaral, iniwanan ka lang talaga niya. Nagkaaral po siya siguro kung di niya po natapos yung first year. Tapos sa nangyari po, nagkaroon po siya ng boyfriend. Ay, nag-girlfriend halos kasi po ano po yun, lesbian po yung girlfriend. Uy, hindi ka taga na marinig. Lesbian po yung naging ano, jowa niya. Okay. Tapos yun po. Nagtrabaho po siya hanggang sa nakakatulong-tulong na siya sa tapos parang wala na ako sa kanya. Binlock niya po ako sa FB, pinuhin niya lahat. Number po, ganyan. Parang ayaw niya na nagkaroon ng communication sa akin. Pati mga picture ko sa FB niya, wala na. Ah? Wala na talaga lahat. Eh, Brad, karapatan niya yun. Buhay niya yan eh. Diba? Okay. Pero inaanong po kasi talaga eh. Ayun yung sinabi niya po sa akin. Kaya ako pumayag na pag-iwalay. Kaya... Hoy! Teka lang muna. Rodel! Po? Pumayag ka o hindi, wala kang magagawa pag ayaw niya sa'yo. Huwag mong isipin na dahil pumayag ka, tsaka dahil lang, kaya lang kayo nakapag-iwalay. Nagpaalam lang siya na maayos, kaya nakapag, di ba kaya nagsabi siya ng ganon? Alam ko po kasi niya, talaga di po yung nararamdaman sa akin. Hindi kita marinig. Kasi... Malakas ba ulan dyan? O, kanina po ngayon, medyo umiha po. O, sige, puntahan mo lang, kontahin kita. Masa tayong personal. Kung guluhan ako eh. Hello po. Halika na, punta mo ako. Tama na to. Magdala kang saging apat. May apat na minyon dito. Ang hirap kaya ito mga magpapadya. Napaka-weirdo naman feeling ko. Mahirap pala pa. Magdala ka ng saging. Gusto ko yung ano, Cavendish. Arte, saging din yon. Tsaka Chesa. Pakakuli ng saging. Tapos papadya, ganito ah. Tuloy pa rin si kuya. Sige, tuloy mo. Gusto na kita. Ayun na nga po. Oh. Nag-break na po kami. Parang wala na lang. Yeah, pero break na yun. Pag inaano ko ng po siya, pero pag pupunta po sa ano lang, parang kasi po, matagal din po kami, alas tatlong taon din po kami. Matagal din. Parang pamilya, yung pamilya niya po, alas welcome na welcome po lagi. Mga kapatid niya nga po, alas boto sa akin, yung kapatid niyang punsin yung lalaki. Kahit pa boto sa iyo mga kapatid niya, nanay niya, tatay niya, pinsan, kahit pa si barangay chairman, kung ayaw sa iyo ng babae, wala tayong magagawa. Ganun kasimple yan. Pero Papa Jack, ang dahilan sa akin, kasi niya lang makatulong kasi Papa Brad! Kahit ano pa yung dahilan niya, iniwan ka na period, ano man ang ginawa niya sa buhay matapos kanyang iwan, wala kang pakialam. Ganun kasimple yan, hindi mo naman siya pinsan. Hindi mo siya pamangkin. Parang weird naman yun, no? Tapos na ang lahat sa inyo, Brad. Wala na. Alayayin mo na siya. Tanggapin mo ng katotohanan na ayaw na niya. Ayaw na niya, Brad. Iniwan ko. Tapos na ang lahat. Pero pa kapatya. Siyempre po. Nangako siya. Kasi nangako rin ako na maghahantay ako. Ayaw na nga niya, di ba nag-jowa nga siya na iba? Dito mo po, pero ako po, dito po. Brad, doon po siya o hindi, wala tayong magagawa. Ganito gawin natin. O sige, antayin mo na lang, malay mo, bumalik. O kasi kung yun ang fulfillment, di ba, ng pagkatao mo, antayin siya, baka magbalik nga. O di mag-antay ka, wala ka palang problema. Mag-aantay ka. O, dalan kita ng money, tsaka ano, popcorn, para may kinakain ka ba nag-aantay. Pero sa bagay pa siya. Butong pakwan, para makasing ako sa dila mo sa duluhan. Ah, kasi ngayon, hindi naman kinakain eh. Inisip-sip nyo lang yung maalat eh. Tama ko eh. Pagka kasing ako ka, nasip-sip ka pa ng sip-sip sa maalat. Diba, yung apat na oras na, lili yung pala nakain mo. Hirap buksan. Yung magbubukas na ako na FB, papagya kasi yung nakikita. Yan yung talagang gusto kong search. So makita yung mga bago niyang picture eh. Brad, alam mo, ganda na. Alam mo, Rodel, na-appreciate ko na mahal mo siya eh. Andun din ako eh. Diba? Naiintindihan ko na masakit yung part na gusto mo siyang mahalin. Diba? Pero hindi ka na nabigyan ng ibang pagkakataon. Kaya lang, yung decision niya to eh. Ang desisyon niya, ayaw ano niya maging boyfriend. Diba? At wala tayong karapatang question niyo kasi buhay niya yan, Brad. Kailangan mo tanggapin yan. If you are a gentleman, diba? You are going to allow her, diba? To live her life without feeling bad. Kasi alam mo, pag nalaman niya na nag-aantay ka, she will feel bad. Diba? Na without her doing anything,
she's hurting you, pero ano lang ba gusto niya? Ayaw na niya sa iyo eh. Pero siguro pa dyan kung meron ako sapat na kakayanin ko po eh. Ano? Sapat na? Sapat na kakayanin sa iyo po yung sapat na kakayanin? Kaya po ba? Ka lang. Kaya. Yung kaya ko na talaga. Anong kakayanin? Lilaway ko talaga. Sapat na ano, Rod? Pasensya na ba pa siya? Ang boring ko ko. Hindi ka boring. Ano ka ba? Kahit boring pa kayo, magaling ako. Anyabang ng DJ na to. Ano ka maglipat ang sitasyon? Kaya hindi niya ako maiwag. Ganito ako eh. Kaya gusto nga tayo makinig sa akin. Ang cute-cute ko lang eh. Dati ko pa po gusto ito ako. Talagang pinagod ko pa. Talaga? Eh, dati pa kita gusto iwasan eh. Hindi ko ano pa takatawag-tawag ko eh. Eh, biro lang. Ano, pero, meron ka sapat na? Hindi, tuloy, hindi ko. Kakayahan o kakanin? Kakayahan po sa buhay. Chom, ganito, ano? Alright. Matulungan ko rin po siya. Hindi yon, Rodel. Walang kinalaman yon. Alam mo, kung mahal ka niyan, kahit ano pa yung sitwasyon niya, mananatili sa buhay mo yan. Ikaiiwan yan. Ginawa lang yung dahilan niyo para kunyari maintindihan mo. At umaasa siya, di ba, na paglipas ng panahon na hindi na kayo magkasama, magagawa mo siyang ano, kalimutan. Eh, wala eh. Hindi mo siya nakalimutan. So, to tell you bluntly, that is not her problem. That's your problem. Naintindihan kita, mahal mo siya, pero wala tayong magagawa kasi ayaw na niya. Halika, brad. Hawakan mo ang kamay ko. Magdasal tayo. Wala na tayong magagawa eh, di ba? Pero po, ano na kayo? Hey, Papa Jack, parang kasapala na. Kailangan ko na talaga siya kalimutan. Kasi, ito kong siya kata eh. Ano na? Gusto mo siyang? Gusto ko manantay eh. Pero wala na ko. Kasi Papa Jack, magkakaanak na rin. Magkakaanak ka na? Ako. Okay lang ka mga anak. Nakaanak. Okay naman pala brad eh. May asawa ka na? Wala po. Girlfriend lang po. Ayaw po ng mami na pagsamahin ka mo. Kasi may mapagtapos muna siya ng pag-aaral. Oh, see? Naman pala brad eh. Pero Papa Jack, ito po kasi yung... Brad! Alam mo... Parang niloloko ko lang po yung sarili ko. Kasi parang feeling ko po hindi po sasaya. Parang alam ko talaga na kanya lang talaga. Parang kailan lang. Halos overweight. Hindi ko siya marinig, no? Hello, Papa Jack. Mag-diet ka nga, chubby ka eh. Chubby ka eh. Macho po. Hindi ko po kasi kayang makisama. Inaaya nga niya po ako. Kasi po, nitong Pasko po, ay 26, uuwi po sila ng Gensan. Sino? So, yung, ano po, magiging nanay na ako. Oh. So gusto niya po ang sumama eh. Eh bakit mo kasi binubun... Ba't mo... Sus talaga. Bakit mo ba, ano ba? Tama ba yung term? Sige na nga. Bakit mo ba nabuntes? Hindi mo pala mahal. Hindi siya, Chef, Papa Jack. Siyempre, ano po kasi... Teka lang muna! Gusto kong malaman yung part na hindi sadya. Ha? Hindi, Papa Jack. Teka lang! Ano po? Teka lang! May sin... Paano nga? Ano, aksidente, brad? Nakatihaya siya, nasagasaan siya ng mga ragas ang anes mo, gano'n? O, nadapa ka at nagkataong PAK! Lang doon siyang nang ano, nakahiga ng walang damit! Tapos, PAK! Gano'n? Huwag niyo akong pinapaandara ng hindi sadya, hindi ako naniniwala dyan, ha? Kasi po, feeling ko, Papa Jack, bawag ako eh. O, ayun! Wala na, confirm, feeling mo na lang. Ang galing, no? Gusto mo lang palang patanayan. Richard! Ilabas ang karwahe! Aalis tayo! Ganda ang mga stallions! Hindi kasi Papa Jack, so yung mga time na malungkot ako na... Teka lang, may inutos ako eh. Okay. Papa Jack, inalagaan niya kaya ako. Kaya inalagaan ako ng babae niya. Parang ginawa niya lahat para sa akin. Kaya di ko rin po naiwasan na makisama na lang po. Bawi, parang kinantayan ko na lang yung kabutihan na ginawa niya sa akin. Grabe siya, oh. 2 years na rin kami make it, Papa Jack. Ano pa? 2 years na rin po kami. You're being unfair.
naawa nga. Hindi yung po sa parang ano imagine, po sa niya. Teka lang muna. Imagine mo tatawag ka dito na ang issue mo ibang babae pero meron ka palang ano pananagutan. Hindi ka ba niya sarili mo? Diba? Sana man lang Brad pinalampas mo muna yung obligasyon mo bago ka na makikipagkwentuhan tungkol sa ibang babae. Pero yun yung gusto ko alin papadyak niya. Magiging tatay ka na, mag-focus ka muna dyan. Parang matatali po ako ng... Brad, ginawa-gawa mo yan! Eh ano kung matali ka, tali kita dyan eh. Mga lalaki talaga. Alam niyo ba, may kasabihan sa kanto namin? Sa mga makakate? Ha? Papadyak, eh kala ko, sinasabi ako! Ayaw makinig, o di wag na. Ititweet ko na lang mamaya. If you can't be good, be careful! Kabuntis ka tuloy. Ore, tamtamanan na eh. Mga baen ka na eh. Isang papadyak, maangaw kasi ang kalingin talaga. Uy, basta tayo ulit. Ang galing, grabe, napapaganong po. Kaya minsan gusto ko talaga tumawag pa. Alam ko naman na matutulungan niyo po. Kasi kahit ako, Papa Jack, nalilito rin. Kung hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Sabi din, mga 9 kami nalilito rito. Yo po. Heyo. Hindi, alam mo, hindi kita ganang marinig. Kaya nahirapan ang pasabing ka. So, pasensya na, Papa Jack. Ang kanina pa nagpapasensya, Brad, eh. Eh, kasi Papa Jack, walang hirap na hirap ka na dyan. Hindi, Brad, kasi ganda na. It's unfair that you're going to call a radio show and talk about another girl nang may nagdadalan taong ikaw ang tatay ng bata. Kawalang yan yan, gago ka. Hindi ka ba nahiya sa ano, nanay na magiging anak mo? Kahit malang sana habang nagdadalang tao siya, wala ka munang iniis na yung mababae. Buisit. Pero nga, yun nga, Papa Jerry. Ano? Tinga, parang aksidente. Tinga, parang ganun nga yung nangyayari. Tigilan mo ako! Pusama. Hindi yan aksidente! Yung nangyayari po na yun, dala lang po na init na katawa. Tumigil! Brad! Wag kang bastos, ha? That's a disrespect sa mga babae. Nung binigay niya sarili niya sa'yo, Chong, buong mundo niya yon, tanga! Tapos ikaw, init ng katawan lang. Richard, kunin mo nga yung ano, yung cheese grater. Pangkakamot ko lang sa anas nito. Cheese grater. Masarap ang kamot niya. May mga buto. Napa-imagine kayo, ano? Na-imagine niyo, bakit pinakakamot yung cheese grater? Nabuhisit ako. Init ng katon. Tigilan mo ako, brad, ha? Pero bakit yan? Paano na? Paano yun? Hawagin mo ako pag nakapanganak yung ano? Yung jawa mo. At mag-usap. In the meantime, unahin mo yung ano, kapakanan niya. Wala mo na ibang issue. Kahit nga po, pagpacheck up, Papa Jack, parang ayoko. Parang mas gusto ko pang bili na lang MP. Hoy! Obligasyon! Malapit ko nga mura to, Chard. Papa Jack. Brad, ha? Yung totoo ko nararamdaman. Oo, Brad. Nandun tayo, pero obligasyon. Ang tawag dyan, obligasyon. Diba? Kay galit ka, kay gutom ka, kay naiihi ka, ano yung jebs ka, masaya ka, malungkot ka, gagampanan mo yan, obligasyon. Pero para sa baby, sige po. Simbawa po, para sa baby, okay. Pero para tumigil ka! Gampanan mo yan! Mga lalaki, pag naka-dali na kayo ng ano, bigla kayong magkakaroon ng alibi, katabi lang kita, binasag yung keyboard sa mukha mo ngayon. Rantado ka. Lahat na kaya kong lalaki yan. Ay, sigurado Brad, ipapa-hospital naman kita eh, papatahi ko yung mukha mo, papabasagin ko lang keyboard sa mukha mo ngayon. Rantado ka. Mukha ko na alam po yung puhunan. Okay, yeah. Wala. Hindi seryoso sa usapan to. Gusto ko lang pong... Seryoso po, Papa Jeff. Gusto ko lang po talaga na. Sa boses ko lang, ewan ko ba bakit ganito yung boses ko. Ha? Ewan ko ba't ganito yung boses. Ano meron? Hindi ako seryoso.
gusto kong i-return. Gusto kong ano yun. Ay, ano kayo? Ba't umuwal ka dyan? Pero pag-quit. Dyan ka mag-dissue. Umuwal siya. Hindi ko kasi alam gagawin ko sa makakasama ko. Gusto na rin na anak ko pa dyan. But simply lang, ano? Mga kaibigan, ito, this is a very sad thing to say. Di ba? May kasalanan niya babae niya. Ba't niya sabihin ganyan pantay niya sa'yo? Yung nag-iingat. Makatun niyo pantay. Tumigil ba? May sinasabi ako. Ang punto rito, mga kaibigan, the point here is, Rodel, obligasyon mo yan. Hindi ka pinipilit na maging asawa sa kanya kung ayaw mo matapos ang lahat. Diba? Kung yan ang pagkatao mo, natin magagawa. Pero magpakatatay ka. Gampan na yung obligasyon mo pag magpa-check up, samahan mo, di ba? I-facilitate mo na maayos yung welfare ng bata dahil ikaw ang tatay niyan. Naintindihan mo ako? Opo. Katabi na kita, pinakain kita ng cellphone, loko, bago pa naman to. Buhit na buhit ako. Imbis na mag-gym ako ngayon, Chard, banatan ko na lang itong... Ha? Umpog ko sa abs ko to eh. Hindi ko lang makita talaga yung abs ko eh. Hindi ko lang... I misplaced ko ata kanina. Di ba sila ba yan? Ganda na dapat yung mga isasabihin ko dito kanina kung makakatawag ko. Pero, hindi ko na maalala ngayon. Brad, wala ka maganda ka sabihin dahil ibang mamaya pag-uusapan ang dapat. Tumigil ka nga. Ano bang ginagawa mo sa buhay ngayon? Driver pala. Ano bang motor ng driver talaga? Diba? Basta driver, sweet lover, or who, ano, God knows who does not pay. Diba? Diba, diba, basta sexy, livery. Ano ba talaga ang motor ng mga drivers? Diba? Ano? Ha? Diba? Ako po ba? Student rate pa naka-uniform lang, ganun. Diba? Hatak mo, hinto ko, gano'n. Diba? Yan ang mga moto, eh. Diba? Kanya-kanya moto, pag guard naman, no ID, no entry. Nahantok na ako. Gusto ko na mag-gym. Muntik na, Charlie, muntik ako naban kagabi sa gym, ha? Kasi, pagdating ko sa gym, may nagbubuhat. Eh, alam mo naman, strong ako. Binuhat ko sabay-sabay lahat ng gamit. Wala silang nagamit. Nagreklamo. Ano ba naman yung ano? Sino ba yung nagbubuhat na napaka-strong na yan? Bakit niya binubuhat? Kahit yung mismong bench binubuhat niya, hindi naman barbell yan. Muntik nga yung gym, buhatin ko ng buo eh. Nagulat sila, kala mo yung treadmill? Buhat-buhat ko. Sabi sa akin, Brad, tinatakbuhan niya. Sabi ko, wala kang pakialam. Gusto kang buhatin. Okay pa eh. Pero nung binuhat ko yung mismong pogi doon, doon na sila nagalit talaga. Sabi ko, Brad, hindi ko na mati. Isalay ka kang buhatin kita dito. Pwede bang idon solweta kita ganun? Hello? Napit ang regla, hindi ito. Napakaan na talaga. Ano na yun? Napakaano ko pong kausap. Oo. Oh. Buti masaya akong kausap. Mapinupura ko ang sarili ko. Ha? Nag-enjoy po ako. Kami hindi. Paano eh, may tumatagal na pag-usap sa akin. Pinapatunayan ko lang sa kanila lahat, mga kaibigan, na hindi totoo yung balita ng baba ko ng telepono. Bibira yan, mga kaibigan. Akala niya pag naputol, binaba ko yung telepono. Birang-bira yan. Matsaga ako makipag-usap. Yung altisin mo ako. Ay ba, pangakuhan mo ako bago tayo magtapos sa usapan natin na papanagutan mo yung lahat ng obligasyon sa pagiging tatay. Tsaka umakasa ako na paglabas ng anak mo, mag-iiba yung nararamdam mo ngayon. Iba nagagawa ng anak. Naintindihan ko lang yung last word sabi nila. Sino sila? Hindi ko talaga siya marinig eh. Mag-taxi ka, punta mo ako. Nahihirapan na yung buhay namin. Babago daw yung isip ko pag nakita ko ni anak. Pero siguro sa una lang po, kaya nahihibago ko. Ayoko po kasi pala mag-sisi. Yun po yung iniiwasan ko yung mag-sisi sa ulo. Ano sabi? Mag-sisi ko? Ano sabi niya?
Nahirapan na yung buhay namin lahat dito. 11 kami. 11 na taon na nahirapan. Buhay dahil sa'yo, Brad. Anong klase ka? Hindi ka na maintindihan. Akalaan mo, ang tagal natin magkausap mo lang, inaabot yung usapan natin matino. At may nakikinig pa rin sa akin. Nakapagtakang bagay talaga. Dami na ikinig sa'yo, Papa Jack. Tapos ganito lang usapan. Oh. Ganito lang yung sasabihin ko. Sana pala din ako sa awal. Oo nga, sana nga, Brad. Pero, hindi ka sa mga tulog, nakaisip. Sige po. Sanya na, Papa Jack. Sanya na mga ano. Eh, gusto kong humingi. Wait lang, gusto kong magbinsahe kayo dun sa ano, nanay ng anak mo. Magsasorry ka nga at mangangako sa kanyang, di ba, you will be there. Sa lahat ng responsibility sa obligation mo. Dali, game. Saan po? Sa nanay ng anak mo. Wala akong pakialam sa ex mo. Wala na yan. Igilan mo ako. Hindi pag-uusapan yung dito. Dali mo. Nag-message pa ko. Hello, Pat. Say. Pasensya na kung hindi ko masukuran yun. Pinapakita mo sa akin. Kahit anong gawin ko, hindi ka talaga susuko. Alam ko talaga na. Nararamdaman ko naman talaga na sobrang mahal mo. Sabi mo nga na kahit anong mangyari, nandiyan ka pa rin. At ilang babae pang mahuli ko, whatever, kung ano pang gawin kong kasalanan, nandiyan ka pa rin. Kawawang babae. Papaasan, kamukha mo si Alden, gano'n? Diba? Para magpaasa ka, alam ko nga po, kamukha mo ako? Yes. Para may dugtong ko lang, para level-level ko. Yan yun ha! Gusto ko rin mataas yung pangarap, pero ba? Buisit? Ha? Alam mo, kailangan kaya maging lalaki, mister, maganda lalaki. Kung katabi lang katang ngilat-ngat kaya pagmamukha mo na wala nang tira dyan. Na-imagine nyo ba kinakain ko yung mukha niya? Kaya ba imagine kayo no? Ngilat-ngat ko yung mukha niya. Diba? Nabubo. Kaya di ka anong gagawin mo sa kanya? Huwag yun. Chachaniin mo yun? Ay, ganun kalihit. Yung pores. Magtatayo ko lang sa station teacher, tayong dalawa yung ano ha. Yung mga lalaki, alam nyo mga kaibigan, you know? Magpapakatotoo ako mga kaibigan, di ba? Sa panahon ngayon, ang daling magkamali sa panahon ngayon. It's your obligation, di ba? Na pangatawanan yung resulta, ano man yan. I'm not saying mga kaibigan, sige, go ahead, magkamali tayo. Tanggap ko lang na, mga kaibigan, tao tayo lahat at yung temptation nowadays, di ba, it's everywhere. But the point is, di ba, kung kakayanin mong sana maging matino, gawin natin. Pero palimbawa, nangati ka talaga. Nandiyan na yun, parang yung si Rodel, lang tayo magagawa. Pangatawanan mo na maayos. At bilang lalaki, kung may manabunabuntis ka, ang obligasyon mo hindi lang financial. Di ba? Talaga may emosyon na kasi nagadalang tao. Patawaran niyo mga ano ha. Tayo mga lalaki, obligasyon natin yan. Diba? Ating mga girlfriend, asawa, iba, jowa, yung pakiramdam nila. Alright? Kahit hindi totoo. Diba? Gusto mo siyang pakiligin, hindi malaging totoo galing sa puso yan eh. Pero obligasyon mo yung parandam sa kanya, diba? Pag pinaparandam sa kanya sa pinakamagandang babae sa buong mundo, totoo ba yun? Siya pinakamaganda? Pero obligasyon mo yung pangatawa na matarantado kang ikaw, Rodel ka. Ngayon ito mga kaibigan ha, ngayon palang i-organize ko na. Ang umpisa ng pila sa CCP Complex 8 a.m. mga kaibigan, napipila kayo ha? Oo, magbubuo ako ng pila, lahat ng pipila, sampal kay Rodel. Sumila kayo, gusto makisampal? Pusin ako bigla eh. Kakayaw! Feeling pogi? Anak ng... Puso ko, ang sakit oh. Pablingan, ano kayo magandang kanta? Para sa kanya. 21 gang sa katutok sa kanya lahat. Buisit. Diba?
Napakayabang, napakahambog, ang kapal ng pagmumukha. Alam, sabi niya, siguro ba lang araw? Uy, siguro lang ha. Wawa, ang pogi mo ha. Diba? At nabi lang kita, Brad. Paluin kita ng keyboard sa mga promise. Visit. Patensya na kay girls ha. Patensya na talaga. O, di ba naging cute ako bigla? O, buti po si Babo Jock. Ganun. Ganun yan, eh, di ba? Ang galing-galing ko, no? Ako sa inyo. Play nga tayo ng ano, Jovit, mga kaibigan. Nang hihinayang. I-play ko yung kanta ng hihinayang, tapos babalik ako to say goodbye. Mananawagan lang ako, okay? Please. Parang awa nyo na. If you know the song, huwag nyo yung sabayan, pipiyok lang kayo. Mataas to. Hindi mo kaya. Huwag kang ano ka dyan. Yung batang taga Maribelos, ang amatay sa kakatawa dito. Tala mga kaibigan ha. I'm playing a couple of songs and I'll be back mga kaibigan para magpaalam. So huwag muna kayo aalis ha. Antayin nyo na magpapaalam ako mga kaibigan. Jamming muna kahit one song. Huwag mo kong pinitin. Madali ako matukso sa ganyan. Baka mag-8 songs ako dito. Inaantayin nyo ba ako? Sorry, nakakaharot lang ko yung lalaking dumating. Ay, minamahal ko si Kenneth ko at ang buong ano, ko family. Ang sarap ang kinin, no? Kenneth ko, aking ka lang. Diba? Alam yung anak ko nung maliit siya, ayaw yung tawaging benching ko kasi daw akin naman yung kaya benching mo. Sabi niya, alak mo, lutin mo kayong benching ko. Ayoko yan, dasa yun lang, benching mo yan. Ang magandang part, wala nang benching ko ngayon. No? Pero ang pala, pero hindi natin nagagamit, no? Ang gulo ko. Ibig nabati yung mga accountant dito, ha? Tsaka yung magkakatabing, ano, magkakadugtong yung tela ng damit. Ayun na, isang tela galing yung mga damit nyo. Is it true, mga kaibigan, am I just assuming na when it's raining, we tend to remember a lot of people that we met in the past? Tama ba? Lalo pag dapat hapon. Tama ba? No? Pag mag-isa ka. Tama mali. Maalala mo sila, tapos makapasal ka sa Facebook. So makikita ng asawa mo, history, patay ka. Huwag mong gawin. Ano mga gagawin ko? Wala na, no? Alam na lang. Upatingin ko ulit yung mga bisita ko dito. Ay, again mga kaibigan, ngayon Sabado po yung Creme Top Sugod Bahay Gang dyan po sa may Barangay 40, Libertad, Pasay City. Andyan po si Diego Bandido at siya itisay, alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kakatok sila sa mga bahay-bahay dyan at magtatanong sila, asabihin nila, psst, boards! Alam mo ba, ano na yan, sa kaping may cake. Pero tinuruan na, tinuruan sa inyo, dapat alam nyo na, ang taga magkakapi lang ako. Oh my God. Oh my God. It's coffee? Ano ganun? It's creamier. It's better. It's cream top. Sa mga bisita ko tonight, maraming salamat sa inyong pagdalaw dito. I really appreciate, mga kaibigan, every time that you visit the booth. Lalo yung mga, ang lakas na walang ngayon, but you made, ano, made it a point na makapagharutan. Sa mga hindi pa nakakadalaw sa booth ng Love Radio, mga kaibigan, pag dumalaw kayo dito, isang malaking barkadahan lang dito. Diba? Oo. Pero ang lagi kong kinakausap, so may dala. Joke lang. Maraming salamat sa dala ni Mama dito. Meron siyang dala sa akin. Cholulate. Cholulate. Ayan. Meron na kaming pangririgala sa puyat na yan. Yun lang. Ano bang gagawin ko? Wala na?
Merry Christmas everyone, ha? Lalo sa mga taga MBC. Kasi nagdiwang po si nagdiwang po kami kanina ng aming Christmas celebration at wala po ako. Dito ako eh. Babati lang ako, ha? Maraming ano mga kaibigan, maraming nag-PM sa akin. Nag-PM sa akin actually yung singer ng Shamrock. Sabi niya, Pops, dapat alipin ang plinay mo. Sorry, pasensya ka na. Huwag ka na mag-ahalit. Hindi ko lang nabasa. Maturoy nga na akong kaibigan. Hindi ko na. Balak ni revive yung alipin. Ako kakanta. Pero iba yung lyrics. Ako'y alipin mo kahit ika'y bungi. Wala ka maitulong sa buhay niyo. Hala! May dumating na text galing kay Kenneth. Sabi niya, on the way na ako, andito ka na eh. Nauna ka ba? Nalaklanto ako ang traffic yung text. Ano ba yun? Si, ano, si Clipboard na kantabay. Ellen May Abanid, Mitch Marites Abanid ng Mandawi City, Cebu. Nakantabay. Hi, Pops, kamusta ka na? Si Sir Greg Yu ng NBI, nakantabay. Pabati naman ang asawa ko, Eliza Yu or Eliza Yu. Ma'am, hello po. Tara, kapi tayo. Ma-downline ko kayo. Si Marie Mangune, aka Blue, musta ka na? Ingat pa uwi, miss you. Sino to? Ah, mga taga Makati Public Safety Office. Hello po. Maligayang bati po. Si Cheska San Diego. Uy, yung host ng ano, Luna sa DZRH, nagtekta. Nakikinig sa akin itong mga to. Siguro sumikat na ako talaga. Mag-artista na kaya ako. No? Anong magandang role sa akin pag nag-artista ako, Charge? Eh, ganito na lang. Para alam mo, na-offer na kasi ako eh. Actually, dalawa tayo. Hindi ko lang pinarating sa'yo kasi baka mausang yung karir ko. Siyempre, may insecure ako, di ba? Alam mo naman ako, insecure ako. Ayokong umulad yung mga tao sa paligid ko eh. Gusto ko ako lang. Padahamot. Pag nakita ka ng mga apply mo, sampaling ka niyan. Gusto ko, hindi, in-offer kasi ako. Ako daw yung gaganap na bakod. Ikaw yung gate. Sa pelikula, bakbakan to, tayo magtataguan tayo ng mga kriminal, babarilin yung... Sabi ko, bad trip naman. Sabi ko, ako yung bakod. Una sa lahat, babarilin na ako, hindi pa ako gumagalaw. Buti pa yung gate, nagsiswing-swing. Di ba? Ako, wala. Kaya Brad, tinanggihan ko na on your behalf. Sabi ko, ayaw rin ni Richard yan. Tingilan niyo yan. Laman lang dialogue. Buti pa yung gate, may kakunting langit-ngit. Yung bakod... Maniwala ka may sa Onetrix pag tinamaan ng basuka yan. Tita Winnie, yung maligayang body sa'yo. You know, you are one of my favorite people in the world. I pray for you every morning when I wake up. You are the first person I pray for your safety. O diba? Parang nanghingi ko ang basko eh, no? Ay, Tita Winnie, maligayang body sa'yo. Ano to? Tawa ko ng tawa sa panty at brief. Ano yan? Basta, kinit ko, yan ang teorya ko. Naniniwala ako mga kaibigan na lahat tayo meron tayong kahit isang perasong maluwag na panty or brief na hindi ginagawit pero hindi mo rin tinatapon. Itapon nyo na kasi eh. Ang hirap magtapon na parang saan mo siya itatapon ang hindi ka mahihiya? Sa trash can sa kusina? Diba? Kapag nakita nila, pamakita ng nanay mo, ay Kenneth! Isisigaw, pag nanay pa naman, pasigaw pa yan, di ba? Bakit nandidimbre ang basa-basurahan? Ay, diba, Dixie Villaluna, pinapasabi ni Papa Ronald na ikaw lang ang kanyang one and only. Sandal mo sana ang ulo mo sa unan. Katawan mo ay aking pupunasan. Ang lamig niyo pupunasan mo, makatulog kayong dalawa. Bye-bye na mga kaibigan. Ako yung papaalam na I'm leaving you the music coming from Jose Marichan, mga kaibigan. I've always believed that spending the Christmas, this Yuletide season is so much better when I have to spend it with all of you. So please, mga kaibigan, give me a gift this coming Christmas. Simple lang ang gusto kong regalo ngayong Pasko. Next year, samahan niyo pa rin ako. Yan lang, mga kaibigan. Bayad na yung meral ko niyan. Okay na ang buhay ko. Samahan nyo lang. Okay na ako nyan. Oh. Maraming salamat. Bago ang paalam tuluyan,
Batiin ko lang ang anong ba sa Imperius? Imperius Club, mga kaibigan. Ito pag mamayari po ito ng mga kaibigan ko at sosyo yung kaibigan ko, mga kaibigan. Congratulations sa ano, kay Lakambal, di ba? Ang Imperius Club grand opening on Saturday, December 19, 8 PM onwards. Di ba? Oo, yung Magnum, naalala niyo ano? Yung show ko dati sa ano, sa GMA, may show ko dati eh. Tapos nawala lang, gano'n. Oo na. Nakakatawang experience, nawala siya. Mali magkaroon ng ulit ng show. Diba? Promise nga. No? Yung Kambal, si MM tsaka si MJ, sila yung kasama ko dun. Oo. Nung nagkahiwa-hiwalay kami, nakapagtayo sila ng bar. Diba? Tapos ako, naging cute, gano'n yun eh. May magandang nangyari sa amin. Oo. Ano to, AJ Mulak, at saka Ana Mabasa. With the Magna Twins. Congratulations! At saka sa mga tumulong, di ba yung mga nakipag-participate. Pakisabi kang kila Kambal na mahal ko sila at kumusta mo ako? Pakisabi sa kanila, huwag silang gana magpapagod para sila maha-guard. Baka hindi ko na sila baging kamuka. Diba eh? Malalapit yung itsura namin. Mukhang kaming Koreano lahat eh. Tadal ko makauwi na. Mga kaibigan, this has been me, the one and the only, nice and naughty, ang nag-iisang DJ na feeling sexy. Ang inyong Papa, mga kaibigan. Kasama nyo gabi-gabi. Ako po si Papa. Si Papa Jack. Cool. Hanggang labasan. May space yan. Nadugtong ko lang. Papa Jack space cool. Waving goodbye to all of you now. Ang DJ na sobrang arot. Napagkakaba lang si Ding Dong Chos. Kanya na. Nakakibigan ako po niyong lingkod. Si Papa Jack. Kailangan pa bang i-memorize yung Vision na to!